malapit na yung official opening ng DepEd school year 2020-2021. Napanood mo ba yung pinost ko sa Aris TV? Coach, kumusta? Kumusta naman yung ginawa nyo doon? Kasi nakita ko, very active yung mga teachers. Oo nga eh. Alam mo ba hanggang ngayon, andun pa yung mga co-teachers ko sa school? Anong gumagawa ng ano? Sinosort yung mga modules. So, ganun ka natindi ang preparation kasi modular nga yung number one na napili ng mga students and parents sa DepEd. Anong anong meron? Module siya, hard copy siya na ano, nasa paper. So by subject. So kung ano yung topic mo sa subject area mo, nakalagay siya sa hard copy. Siyempre, yung pero yun, shout out. I-shout out ko na lang yung mga co-teachers ko. Sige, sige. Na naiwan pa sa Baguio City National High School. Keep up the good work. Pasensya na na nauna na akong nag-out eh. Although, yun, ganun talaga pag nasa government ka, kailangan i-sacrifice yung oras. So, yung mga kasama ko dyan, pasensya na. Tapos, sa birthday ng misis ko, ah. Oo, happy birthday. I-greet mo naman, Coach Mike. Oh. Happy birthday nga pala sa wife ni Coach Aris, no? Pakainin mo ng mabuti tong partner ko para maganda yung sasabihin. Okay? Oo. So, Coach Aris, so, ano yung pagkakakilala mo sa guest natin ngayon? Ayun. Unang nakita ko ito nung SEA Games sa Marikina. So napanood ko siya sa women's game. So alam ko, isa to sa mga senior doon sa team eh. Tapos defender yung pwesto niya noon. So yun yung first. And then nagsama kami sa Ateneo. Pumasok siya na head coach sa women's team. Andun ako sa men's team. So ayun, and then kasama natin ito sa ano, sa mga courses, di ba? Siyempre. Mga youth development. So marami tayong matututunan dito. Marami siyang ikukwento, i-share. So andyan na ba siya? Medyo na delay tayo. Okay, Coach Aris. So bago natin papasukin yung ating guest, no? Good evening nga po pala sa lahat ng nanonood ng Football Life. Ako nga po pala si Coach Mike, no? Para sa lahat ng mga nanonood na hindi pa nakakakilala sa akin. So ang guest po natin ngayon ay i-introduce ko lang po ay napakahaba po ng credentials nitong taong to, at i-simplify ko na lang po yung mga sasabihin ko about sa kanya. All right? So ang guest po pala natin ngayong gabi ay si Leticia Bautista. Okay, so kilala rin siya sa pangalan na Buda Bautista. Buda ay involved sa LaSalle, okay, as physical education instructor. So faculty teacher siya sa De La Salle University. Ngayon, assistant coach din siya ng NU men's team. At the same time, consultant din siya. Okay, so isa rin siya sa mga AFCC Coaching Certificate Course Local Instructor dito sa Philippine Football Federation. So yung mga achievement nitong coach natin, guest coach natin, ay siya po yung kauna-unahan, no, in the history of Philippine football to be nominated in the AFC Coach of the Year Award last 2017 sa women's category. So shortlisted po siya. Siya po yung kauna-unahang Pilipina na nakapasok as nominee dyan sa AFC. Okay? So, na-involve din siya sa maraming mga courses abroad. At the same time, nandyan na rin siya sa technical department na nag-o-observe ng mga tournaments. No? Involved siya dun sa nakaraan sa AFC, sa UEFA Women's Euro 2017 na ginanap sa Netherlands last 2017. Okay, so involved din siya sa women's national team na nagpunta sa Jordan, no, na
last 2018 as head coach. So mamaya papakwentuhin natin siya. Okay, so marami rin siya mga AFC courses attachment under our mga mentors. Tapos marami din siya mga courses na kinoconduct sa mga coaching courses dito sa Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin. Of course, she is also an AFC A license holder. So let's welcome Coach Buda Bautista. Ayan, so yun oh. Kita mo naman yung hawak ni Coach Buda. Kala ko, hindi na tayo tuloy eh. Hindi, pwede ba naman yun, Coach? Matita ba ako? Wait lang. Wala. Grabe ah. Bakit nagtatago ka na agad ko? Yun! Ayan. Kasi akala ko, hindi na tayo tuloy eh. Hindi, pwede mangyari yun. No, medyo merong kasiyahan dito, kaya kailangan muna mag-relocate. No? Ah, okay. Kasi baka habang nag-i-interview kami sa'yo, baka bigla mapakanta ako eh. Yun! May lang yan para may entertainment. Yes. Yes. Alam ko, alam mo ba Coach Buda, yung makausap ka namin, eh alam naman namin na iba na yung ma-feel namin. Kaya talagang inaantay ito ng lahat. Alam mo ba yun? Yung history. Oh. Pinili ko na lang yung sasabihin ko eh. Kaya sabi ko, sabi ko kay Coach Aris, resume yung sinend sa akin ng kaibigan natin. Sabi ko, babasa. Dami mo kasi pinili resume na lang. Oo. Oh. Eh, sabi ko nga, sa sobrang dami ng credentials itong partner natin, eh, 30 minutes bago matapos yung, alam mo yun, yung mabasahin ko. But, kidding aside, itong partner natin, eh, sobrang daming achievement, no? Pero, for sure, may mga controversy rin. Siguro, this is the right time para... Grabe ah! Ayoko na! Service ka talaga, Mike! Hindi. Ano ba yung controversy na sinasabi mo? Hindi ko alam yan, Mike ah. Hindi, siya. Parang tinago mo sa akin yung, Sabi ko kay Mike, parang Inday Badiday to ah, yung show niyo. Hindi. Kung alam mo ha. Oh. Alam ni Coach Aris yun. Usapang kanto lang ba? yung guest natin, sobrang formal, eh, buti na lang at pinatulan mo to Coach Buda, no? Kasi kwentuhang kanto lang dito eh. Ayun, para relax, di ba? Walang script. Coach Buda, yung Tinder ba to? Coach Buda, yung pinag-uusapan naman namin dito, alam ko naman na lagi ka nakatutok dito sa show ng Football Life, no? We wanted the coaches at the same time yung mga football players, no? Whether it's for the boys or for the women's, is to be able to get something out of you. No? Kasi meron silang maririnig ngayon na for sure na hindi pa nagagawa ng ibang coaches. No? Yun yung importante mapakinggan nila. So, okay, so sisimulan so, natin. Oh, Coach Boods, kamustahin ka muna namin bago tayo pumunta sa sharing. So kumusta ka naman ngayong pandemya? Buti, balikan ako eh. May klase na ako eh. So, well, actually, patapos na yun namin, yung school namin. Pero, stuck dito sa bahay, dito ka lang sa bahay. Nung umpisa nung pandemic, palagi akong nag-workout. Pero ngayon, tamad na tamad na ako mag-workout eh. So, parang once or twice a week na lang ako nag-workout. Pero, then, grateful pa rin na we're healthy, yung pamilya ko, we're healthy. Busy sa school, like I said, kasi nga patapos na yung school ko. Aside from that, pag nasa bahay ka, talagang busy ka eh. Marami kang pagkakawala. So again, like I said, grateful ako na we're still, I am healthy. Ayun. So mukhang everyday yung workout mo dyan sa itsura mo, parang fit na fit eh. Yung iba, like si Coach Ake, nagulat yung iba eh, lumusog daw. Ang sarap nga, naiingit nga ako eh, lumalaki eh. Ang hirap, hanggang ngayon, hindi pa rin ako lumalaki, ganito talaga eh. Kahit anong gawin ko eh. Ayun, so yung... Coach, okay na yan, kesa mas maganda yung figure mo ngayon kasi for sure,
Hindi ka lang fit, but in love. Ay, hindi kasi. Ay, ka? Saan mo nakuha yun? Grabe ah. Itong coach so, Mike, ano, excited. Ako, love life agad ah. Oo nga eh, Mike ah. Kala ko pang football. Ito ah. Oo, oh, showbiz. So, mabuti at okay ka, ano, coach? So, yun lang naman yung purpose namin nung simula. Kasi sabi namin, kailangan, ano, may kamustahan tayo. Malay natin, may coach dito na, ano, although karamihan, ano, sa atin, nawala ng work, nagka-problema, di ba? Yung iba nga, ano eh, ayaw nang sumagot sa invitation namin kasi busy sa business. Naghahanap ng racket lahat eh. Ganun na yata eh. Ganun. Kasi hindi ka makalabas, di ba? Ang football is totally nag-stop. So, mostly online, di ba? Online sa online learning tayo. So, may kanya-kanyang paraan para kumita at mabuhay. Kasi, wala nga na eh. Wala kang pagkakitaan eh, di ba? So, kailangan, hanap ka ng paraan paano mag-racket. Benta ka ng food. Or yung mga, kumbaga, mask. Diba? Yung mga shield, benta ka. Or, yan, yung mga, alam ko si Coach Jonas, Coach Mike eh. Yun, grabe, bagets na bagets. Yung minention mo, Coach, Boots na school? Oo. Yung, ano, sa NU ba yan? Or anong school? De, ito yung, ano ko, yung teaching ko. So, sa yung teaching ko is, ano, sa LaSalle ako nagtuturo. Faculty ako. Oh, okay. Part-time faculty ako ng LaSalle sa main or wow. PE department. Ah, okay. Oo nga eh. So, sa NU like... man, sa NU, ano ako, diba, assistant coach ako. Pero mamaya na yan, malamang isa sa tanong yan. Mamaya. Sa, ano. So, tama. Mamaya na, so, isa yun sa mga G's dyan. Oo. So, yun lang naman yung una. Kailangan na malaman kasi baka meron kang ano eh, meron kang gustong i-share sa amin, di ba? Like, walang kamag-anak naman na ano? Naapektuhan. Well, yun. Like I said, grateful na lahat, ano, were healthy yung mga relatives ko. Even yung close friends, wala naman tayong nababaligtan. So, all healthy. Oh, yun. Yung barangay nyo, coach, dyan sa ano, hindi kayo na lockdown or ano? Hindi na, pero di ba ang San Juan was the ano eh, is kumbaga dito nagsimula eh, di ba, sa San Juan kasi Green Hills eh, no? So yung start ng pandemya talagang medyo nakakatakot lumabas, no? Kasi nga maraming cases siya. Pero dahil siguro again naging aware yung mga tao, so nandun na yung proper distancing, yung mga pag-wear ng mask, ng shield. So, bumababa yung ano, yung mga naapektuhan ng ano, ng COVID. Yun. So, si Mayor, yung mayor niyo ate yung umakyat dito na ano eh. Oo. nagka-issue patuloy eh. So, hopefully okay kayo dyan, ano? Hopefully, ano? Coach Mike! Yes! Okay ka lang, Coach Mike? Okay lang. Okay. Nakikinig ko sa inyo eh, syempre. So, hopefully kayo dalawa rin, ano? Healthy and, ano, ha? Safe. Ayun, ako, always. Oo nga eh, nakikita ko yung mga post mo na nagbibisikleta. Ang sarap nun, coach eh. Oo. Yun yung ano, zigzag, iwasan mo yung checkpoint. Coach Boots, ako naman, usually ang ginagawa ko, habang nag-online session ako, sumasabay na ako sa players ko. So, yan. So, workout din syempre, katulad ng ginagawa mo. Sabi ko sa'yo, idol kita eh. Kaya kung gano'ng kakondisyon, dapat ganun din yung maging condition ko, di ba? Slim ka nga eh. Biglang naging slim ka lalo eh. Syempre, ang hirap coach pag medyo malusog na malusog eh mahirap mag-demo, no? Kasi ngayon sa online session, napaka-importante na yung execution, no, ng drills.
So I make it a point na pag ginagawa ko yung drills, is kaya ko siyang magawa ng tama. Okay? Pero syempre naman hindi naman siya restriction na pag hindi mo kaya, hindi mo pwedeng gawin. Pero parang, I think, yes. Parang walk the talk. Yes, yes. Ganun lang siya, coach. So alam ko naman kung bakit nagpapaka-condition ka rin, Coach Boots, eh. Diba? Bakit? Siyempre sa health mo, of course. Ikaw, inaano mo agad, sinasalag mo agad eh. And then, anyways, ang gusto ko malaman sa'yo, Coach Buda, is, kasi for sure, marami pa rin hindi nakakakilala sa'yo. As, alam namin na sikat ka, pero medyo pang nakikinig. Medyo may mga nakikinig ngayon sa atin dito na gusto malaman kung paano ka nagsimula mag-football. No, paano ka nagsimula mag-football, saang lugar, no? Tapos balik lang tayo, Coach Boots, kung paano ka nag-start mag-football. Kahit ko hanggang saan mo maalala. Rewind. Matagal na 'yon, parang memory lane to, ah. Paano? Sige, Coach, ikwento mo na. Kwento talaga eh. Ang daming curious eh. Marami gusto ba? Ano ako? Simula yung ano ko, yung career ko as a football player sa PUP, sa Polytechnic University of the Philippines. So, sasabihin ko ba yung taon? Kasi magkakamulihan tayo na. Boots, siguro maganda malaman natin kung anong taon. Kasi may rewind dyan eh. Maganda yung malaman din nila na nung panahon na to, eh meron palang Coach Buda na magaling, na super dito gumalaw, alam mo yun. Kasi alam ko, kasama ko sa Don Bosco Makati, si Coach Noel, taga PUP yan. So alam ko na marami silang napoproduce na magagaling na player. Well, yeah, players and ano, I think yung mga teachers, no? Quality teachers yung ano, yung program ng PUP. So, I started nga sa PUP. So 1990 ako nag-start ng ano ng football. Wala talaga akong background sa football. Ang alam kong laruin nung pagpasok ko ng college, no. Patintero actually. Naglalaro ako ng patintero kasi before parang merong district meet eh, sa patintero. So yun yung una kong sport. Actually yung patintero na yan, nag-ano na yan, meron na akong allowance. So yun yung ano, yun yung sport ko nung kabataan ko. Tapos high school volleyball. Nung college, yun lang yung first time ko talagang ma-meet yung ano, makilala o na meron palang football. So sa PUP yan. Dahil sa PUP, ang course ko is a Bachelor of Physical Education. So teacher ako. So parang isang, well, hindi naman siya requirement, pero kailangan ano, mag-participate ka or maging part ka ng ano, maging varsitarian ka. So nakita ko yung opportunity sa football. So, nag-try out ako noong 1990. So, summer, pagkatapos ng try out, nakuha ako. So, isa ako nakuha. So, kasama ko sa PUP, ano yan, yung mga teammate ko rin sa national team. At ngayon, coaches. So, andyan si, ano, si Josephine Loren, si Merly Asibar, ewan ko kung kilala mo si, ano, si Brenda Gayagoy. So, yan yung mga naging teammate ko sa PUP. So, magkakasama kami, no? So, until 1994, I played for PUP. So, ang coach namin doon, the late, ano, Orlando Plagata. So, si Coach Plagi. Napanood ko ngayon kay Coach Lelet. So, si Coach Lelet, diba, ang mentor niya, ang kauna-unahan niya ring mentor was Coach Plagata. So, yun. So, doon lang ako natuto talaga mag-football sa PUP. So, ano lang, ang pundasyon lang, ang pinakapuhunan lang is, siguro athletic nga ako dahil nung high school, no? At saka nung elementary. So, very athletic ako. So, aside from yung patintero nga, yung volleyball, naglalaro rin ako ng, parang sinasabi mo, kanto, basketball, naglalaro ako ng, ano, ng basketball sa kanto. Pero nothing really, ano, formal. So, ang pundasyon, medyo athletic ako. Tapos, so, ganun si Coach Plagata eh. I think ang ginawa niya is kumukuha siya ng mga interesado. Yun ang importante sa kanya, interesado, tapos nakita niya medyo athletic, or kahit hindi athletic, eh, basta he sees na parang you're committed, then he will get you. So, from there, natutunan ko yung mga technical aspect, yung basic skills.
Pero ang pinaka foundation niyan nung ano na inung team na yon is because football nga is a stamina game. So palagi yung 5 rounds and 10 rounds at Coach Buda. Coach Buda. Ano ball, yes. Ilan taon ka niyan, no, para sa mga nanonood sa iyo ngayon? Mga ilan taon? Sabi ko year lang eh, ilan taon? Wala naman eh. Grabe ka. Wala, libre to ah. Laglagan ba? Laglagan? Huwag mo ako ilaglag sa age. Ikaw naman, no? Pinadaan niya sa ano eh. Coach Buda, kasi meron siyang connection. Kasi tinan mo ha, kung malaman nila yung age mo noon. Tapos, alam mo yun, siyempre meron dyan. Oh, ilan taon na ba si Coach Buda noon? Baka kasi siyempre, gano'ng katagal ba para maging national player? Ano ba ang tapos ng ano? Anong year? Pag ano ka, fourth year high school ka, anong ilang taon ka na niya? 16. Ha? Oh, yan, ganun. So, four years. Ganun. Diba? Yun. So, ganun yung ano, yung doon ako nagsimula. Doon ako natuto actually. Sa PUP. Nandun lahat yung ano ko, yung foundation ko. So, aside from, yun nga, makita yung commitment. I think yung tinitingnan rin ni Coach Plagata, one, ano niya, requirement niya is there is discipline. So, disiplinado ka. And, I guess, dahil teachers rin kami, no? Parang, yun yung pupuntahan namin, yun yung magiging career namin. So, lahat or kadalasan o yung buong team is merong disiplina. That's why, ang PUP is like a ang competition lang ng PUP is ano eh, yung school, wala kami talagang kalaban that time. So, ang lumalabas kami, yung parang mga club, ano, games, yung mga PNG, yan yung naalala ko. So, I think pumunta nga kami sa Baguio. So, batang-bata ako niyan. So, pumunta kami Baguio. Ang term na ginamit nila, ito yung powerhouse. Ang PUP is powerhouse. Kasi wala nang nakakatalo sa amin kapag may mga parang mga invitation. So, yun. So, basically sa PUP ako nagsimula maglaro ng football. Siyempre. So, from PUP, ayun, nag-tryout na ako for the national. So, from the national team, so, pumasok ako ng national team is ano eh, 95. So, yun. Ganun. Doon ako nagsimula sa PUP. Nung time na nagsisimula ka, no, balik natin dun sa time na, yun, sige, inom ka muna, coach. yung memory lane ko eh. Nung time na nagsimula ka, no, kay Coach Plagata, diba? Siyempre, rewind lang tayo, no, kasi sabi mo, nagsimula ka dun sa, na hindi ka naman talaga nagkaroon ng magandang background sa football. Nung earlier sa high school. Ngayon, yung iba pa galing sa ibang events. Like si Coach Lelet kasi athletics. So kinuha lang siya. Kinuha lang siya ng ano. Sa tingin mo ba very very ang taas ng epekto or influence ni Coach Plagata kasi from other events kayo tapos kinuha niya eh. 'Di ba? Sa tingin mo yun ba yung reason kaya na-attract ka or dahil nga sa ano kasi pareho tayo ng course eh. Physical education rin ako. So, na-involve ka sa football kasi part siya ng subject natin. Yeah. Or, nakita mo or na-encourage ka kay Coach Plagata noon. Paano ba yun? Ang ano, sa simula niyan, ano, kasi nga, di ba, part siya ng ano natin, ng subject natin. Actually, hindi siya part ng subject ko eh. Maraming yung mga barkada ko, nag-tryout. So, naki-tryout lang ako. Yun yung simula. So, yun yung simula. So, naki-tryout lang ako.
ang malakas si Coach Plagi kasi marunong siyang magsalita. Ibig sabihin is kaya niyang i-explain. Kaya niyang sabihin kung na-explain niya yung mga taktika ng simple. Okay, pinapasimple niya yung football, 'di ba? So dahil doon maliban sa na-explain niya yung taktika no ng simple, may element of fun palagi. So nag-i-enjoy kami habang naglalaro. Mahilig siya makipaglokohan eh. So ganoon siya. Yung ang atmosphere nung training, all right? As atmosphere ng training, there's always an element of fun. Tapos pag naglaro, pag nalusutan ka niya o naagawa mo siya na or kunwari nasa iyo yung bola. Sabi niya, ibigay mo sa sa marunong. Ganun yung usapan ba? So, I think, dahil doon, nag-i-enjoy ka maglaro, so nag-i-stay ka. So, ang nangyari is talagang ipa-follow mo siya. Kumbaga, after PUP, pag pumunta siya sa national team, di ba? Parang gusto mo siyang sundan, di ba? Kung ikaw ay masiselect. So, like yung sinasabing mo, yung si Coach Lelet is from track and field. Na bit-bit rin siya ni Coach Plagi. So I think yun nga marunong makipag-usap si Coach Plagata. Charming. Yun. Diba? si Coach Plagi. So nai-explain niya. So parang maingat. Oo. Kaya pala yung mga kwento ng mga boys na players niya. Yun pala yun, charming siya, kaya may mga side stories. May charm eh. Huwag na nating i-booking dito eh. Nasa taas na siya. Coach Mike. Coach Aris. Yun yung isa sa qualities eh. No? So, yung marunong makipag-usap na marunong, parang parang si Coach Mike, marunong mang bola. Diba? Ah, kasi, yun. Grabe naman. Yung ikaw rin, Coach Aris, marunong mang bola. So, hindi naman bola yun eh. Kumbaga is marunong kang paano mo maiinggani yung tao. Tapos kumbaga, ang mangyari, lahat naman ang nakuha niya is na, kumbaga is umusin naging successful. So, diba? Hindi ka manghihinayang. So we're very thankful kay Coach Plagata. So Coach Boots, isa ka sa mga nabola niya? Oo. Naniniwala ako sa kanyang sa kanyang pilosopiya. Coach Boots, kasi nabanggit mo kanina, no, kaya ka nag-stay din, no, aside dun sa magaling siya mambola, but... Charming, iba naman. Kaya naman, hindi maganda ko eh. Charming. No, charming. Charming ba? Yes. Actually, marami rin ako naririnig sa kanya, no. Pero yung binanggit mo kanina na nag-strikes din sa akin is yung he's making the session always a fun, no? Element of fun siya, kaya... parang ikaw mismo as nagsisimula ka pa lang dun sa sport, no? Hindi ka nabuboard, no? Parang mas lalo kang nainganyo na ipagpatuloy, no? Makasama mo yung coach. Kasi siyempre, ano ba yung na-experience mo nung time na yung coach na ginagawa niya masaya? Ano ba yung itsura niya? Kung bakit charming si Coach Buda? Charming si Coach Buda. Niyayakap ba niya kayo ni Coach Plaga? Sir, like I said, like sinasabi niya, don't make things complicated in football. Basic lang. Gawin mo basic lang. So, bakit mo papahirapan yung sarili mo? Like I said, yun nga, pag naglalaro na, ang mangyari dyan, pag nalusutan ka niya, di ba, may 1-1 situation, or kaya 2-1 situation, ang tendency, pag nalusutan ka niya, or na-nutmeg ka niya, yun na, lokohan na yun. So, andun yan eh. So, gusto mong bawian siya. Babawi ka eh. Hahanap ka ng paraan para bawian siya. Kasi pag nabawian mo siya, minsan mahilig kumamot. Yung kumakamot ng kumakamot ng ulo niya pag nababawian mo siya. Or, halimbawa, marami kang error or nagkaka-mistake ka na. Minsan sabi niya, ibigay mo sa marunong. Sa marunong. Ipasa sa marunong. Ganyan siya. So, may asa rin din. Malakas mga saryon. So, ganun siya. So, ang nangyari dahil pag naaasar ka or kadalasan kanyang naaasar, ang gusto mo is to get better, to improve. So, yun yung isang way niya. Parang sinasychologize ka niya. So, isa yun yung
mga way niya. Yung mga steel. Dapat ano yan. Mahilig yung siyang tumulong sa mga, kasi, di ba, galing kang marami ng mga players na wala rin, ano ba, kumbaga, hirap rin sa buhay. So, marami siyang tinutulungan. Marami yun, siyang tinutulungan. Coach Woods, maganda yan, ano, kasi na-relate din yung mga nag-undergo kay, ano. So, pwede nating kunin yung mga good aspect and ano. Ngayon, kasi nag-stop tayo sa PUP. Coach Aris, naging part ka ng national team. Pwedeng ituloy mo doon? Coach, yes, Aris, Coach Mike. Coach Buda, bago mapasarap yung kwentuhan doon sa PUP, alam ko, mas marami ka rin may share doon. Siyempre, bibigyan ka namin ng opportunity na magbati muna. Shout out, yes. Kasi marami na, no? Ayan, dumami na yung mga nanonood sa atin, no? Nandyan na yung mga anak-anakan mo, yung mga tropa. Diba? Pamilya ko ba yan? Yan ang viewer. Shout out ka na, Coach. Muna sa inyong dalawa, nagpapasalamat ako na inimbitahan niyo ako sa inyong nagiging popular na nagiging tanyag na. So, okay. So, sa mga nanonood naman, hopefully that you're all healthy, you're safe, and sana mag-enjoy kayo sa episode na to. Yun. Wala ka bang Coach Buda na special someone? Special? Batiin? Marami! Yun, unahin mo yung ano. Huwag na panggitin. Baka ano eh. Pag may ano, ranking yun, magkaroon ng problema, wag na. Kilala na nila yun. Yun, initials, kahit ano lang, first letter, mga ganon. lahat ba sila sobrang lapit sa puso mo? Mga... Yun. Nasa puso ko. Nasa puso. Okay. Sa puso na. Andito ba yon sa Manila? Nasa ano ba yon? Nasa heaven. Ay, nako. Kaya naka-pink si Coach Buda eh, no? Oo naman. Oh, sige. Babati muna. Babati na natin. Marami sa iyo eh. Unahin ko muna 'yan dito sa Coach Mike TV. 'Di ba? Sige. Hoy, yun pala, ang nakalimutan ko yung mga nanonood na hindi pa nagsisubscribe. Subscribe now. Yun ah, ang galing. Iba talaga si Coach Buda. Sige, tapanggitin ko na. Ang unang-una, ang ating isang guest din na susunod. Coach Joyce Landagan, magpagaling ka na ha. Oh. Okay, sakit. Magpagaling ka, Coach. Kailangan kaya para ma-invite ka na namin dito. Tapos si Girly, Ma'am Girly Bautista nanonood sa atin. One proud sister here. Ayun. Tapos nandiyan din yung Coach Buda. Reminder lang kasi yung sponsor namin nanonood, kailangan ipakita. Merong yellow card saka red card ha. Mamaya. Nakita ko yan. Si Coach Alan Martinez andyan, nanonood sa atin. Lagot ka, Coach Boots. Ha ha ha. Tapos yan, si Ma'am Rochelle Baklaga nanonood. Si IC Del Campo nanonood. At saka si Coach Ari, si Leopoldo Telcagan. Yun. Coach Ake, nanonood din. Coach Georgie Rosalda, Sims Dalisay, Arch ba to? Coach Buda? Arch Chiong? Si Arch. Yes. Yeah, Arch, Tapos si Bim Elisaga. Yan, student ko sa Don Bosco. Hi, ma'am. Si Sir Louis Takasa, nanonood din. Si Coach Let. Hello, Coach Let. Baka meron kang mga secrets na gusto i-share dito. Pwede mo nang i-comment. Wala akong kinoment, ha? Yun, oh. Mahiya kang malusutan kasi sasabihin, maunahan ka pa ng lolo, sabi niya. So, ayan, si Coach Dave. Coach Dave Tudense, hello sa'yo. Kumusta ka sa Ilocos Sur? Taga Ilocos Sur na to ngayon, eh. Tapos, hello, Coach Carl. Carlton, nanonood din sa atin, si Carlton. Ayan, tapos, syempre, Coach Joff Lobaton. Maganda ka na, Coach, ha? At ila-line up ka na rin namin. Ayan, Coach Aris sa Coach Mike TV. Ikaw naman. Okay, dito naman sa Aris TV.
Shout out kay Ian Nero, Coach Noel, Mark Haida. Good evening, coaches. Ingat, Coach Bud, sabi niya. Hi, Coach. Coach Jerwin Belina, yung GK ano sa Ateneo. Coach Kim Versales, UST. So, kumakaway. May picture pa na bear. Coach JP Merida, yun. Andito parate. Mga katukayan mo yan, ah. andito, si Coach Ake, na-mention mo na. So, kumaway rin dito sa channel ko. And then, Coach Elio Dillera. So, miss you, Coach Buda, sabi niya. Miss you. Coach Sigian at Chocoso, yung doktor, sige. Dentista natin. Dentista. Tapos si Coach Raul Alvarez. Hi, Coach Buda. Hello, so, Coach Raul. Yung mga iba, watching lang, hindi ko na i-mention. Baka mamaya magtatanong sila, no? So, yun. Proceed na tayo, Coach Buda, kasi alam ko marami kang i-share, ano? Yung pagpasok mo sa national team. So, na andiyan ka na sa PUP, part ka na ng varsity, and then nag-try out. So, i-continue mo naman yung experience mo sa national team program as a player. So, 94. So, graduate ako, 94, no? Sa PUP. So, try out, 95. So, nag-try out ako ng 95. So, again, yung kasama ko sa PUP, ano yan, mas nauna sila. Mas nauna silang naging part ng national team. So, try out ako ng 95. Ang first cup ko sa sa national team yung ano, 1997, yung SEA Games. So, SEA Games. So, ano ba? Ano yan eh? Saan ba itong, ano? Indonesia. So, ang first cup ko. So, nakaapat ako ng SEA Games, no? So, 97, 99, wala eh. Kasi ano yan eh? I think Brunei. Alright? Tapos, 2001, Malaysia. Tapos, 2003 is Vietnam. And then, yung last ano ko, ang last campaign ko for SEA Games is yung 2005 dito sa, ano, sa Pilipinas. Yes, yes. Mm-hmm, sa Pilipinas. Yung ano, Coach, yung naalala mo pa yung coaches doon? Yung sa Indonesia, sino yung head coach doon? Coach Maro. Coach Maro. So, ang 97 is ano na eh. 97 si Coach Plaggy. Okay. Tapos, ang 99, wala, ano yan eh. So, wala nga kasi walang participation because nangyari yan sa ano to? Ano ba to? Arab ka, ano yan eh. Parang Muslim country. So, walang football. So, hindi included ang women's. Ang 2001 is, ano, Coach ano na eh, Coach Maro. So, si Coach Maro from until 2005, si Coach Maro na siya. So, Coach Maro, ang mga assistant coaches dyan, si Sherlock. Si Sherlock, 97 is ano eh, si Coach Plaggy, tapos ang mini-mentor niya is si Coach Maro. Okay. Ano yan? And then si Coach Sherlock, tapos sila Baguette. Yung ano, lahat ng mga coaches Coach na Boot. Sa Navy. Coach part Boot. Yan. Coach yes, Boot. Coach. Kaya pala naririnig ko rin kay Coach Maro yung ibigay sa marunong. Ay, yung ano niya. Yan pala yun. Ganun pala. Yan. Doon na yan galing. Oh. Kasi he was mentored by ano eh, by Coach Plaggy. Hindi ko alam kung naging player siya. I think, hindi ko sure kung naging player siya ni Coach Plagata nung nasa national team na siya. Pero, naging player siya ni Coach Plaggy. Tapos, what happened is, because he got injured, si Coach Maro. So, ang impact niya na is, ano, naging part ng, ano, ng coaching staff ni Coach Plaggy. So, yun. So, siya yung mentor ni Coach Plagata for the national team. Yung mga binanggit mo, ano? Alin, Coach Buda, yung pinaka-favorite mo na experience sa national team? Which, ano? And bakit?
Lahat eh. Walang ano eh. Kasi, I think, yung first campaign ko, 1997 sa Indonesia. So, kumbaga, ano ka pa eh. Bata ka pa. Ano ba yan eh. Talagang excited ka. Yung first experience mo. So, definitely yung sa Indonesia, no? So, Indonesia. Pero, wala akong talagang mapili because, again, yung kasama mo nung 97 until 2005, well, 2005, marami ng bata eh. So, 97, 2001, and 2003, pareho yan eh. Parehong yung, ano, yung experience, yung makasama mo yung mga luma mong teammate at saka yung mga coaches. So, wala ganito akong... Ganito na lang, yung ano... Yung tanong kasi very ano eh medyo broad. Broad. Medyo very broad. Ganito na lang kasi syempre lahat naman tayo nag-join sa mga tournament na ganyan, di ba? Eh ako yung favorite ko yung time na meron akong kasama tapos ini-enjoy ko lahat, di ba? Ganun na lang. Isipin mo yung time na meron kang kasamang mag-shopping tapos 'di ba, Coach Buda, may time na ganoon eh. Bawal 'yon. Hindi pwede 'yon. Coach Buda, ano 'yon? Wala bang ano, wala bang moment na may ganoon na sa part ng team? Yes, man. I mean, pinaka-hate mo na lang, pinaka-hate na moment. De, Coach Aris, nag-ayaw, Coach nag-away Aris, kayo. Coach Aris, baka mayroong i-share si Coach Buda bago niya i-share yung hate. Ano 'yan? Football ba 'to talaga o ano? Para yung mga bata, ano. De, siyempre, Coach, ang ano kasi ng football, siyempre, minsan nai-inspire din tayo sa mga taong ayun. Patibok ng puso natin. Mas lalo tayong ginaganahan mag-training, alam mo yan. Pero siyempre, yes. May downside din yon pag nag-aaway kayo, di ba? Kaya may mga certain rules pagdating sa national team. Kaya pwede mo na rin i-share sa amin bakit sa tingin mo, sabi mo, bawal siya sa team ninyo, bawal yung may mga house rules, so ganun. Bawal yung may magpapatibok ng puso, ano ba? De, ang pinaka siguro ang aking ano yung pinaka yung first experience ko sa ano sa national team yung first cup ko yung sa Indonesia. Okay, kasi alam mo yun yung dahil football country ang Indonesia eh. So yung pagpasok mo pa lang sa stadium, ang daming tao. So, nakakataas ang balihibo yun, yung experience na yun. Tapos, first time mo maglalaro. So, na hindi nangyayari sa Pilipinas, yung mapuno ang stadium. Tapos, kadalasan, of course, ang nanonood doon, puro lalaki. No? So, punong-puno yung stadium. Tapos, habang naglalaro ka, maraming sumisigaw, no? Maraming nag-cheer. Hindi lang doon para sa kalaban, para sa amin. No? I remember, dahil Bautista yung apelido ko, no? Ang tawag sa akin is, ano yan? Batista? Batista. Di ba? Oo, yun. So, yun ang, ano, ang hindi ko makakalimutan. Because, again, yun nga, siguro maganda yung performance na napakita ko noong 1997. So, yun yung experience, yung nai-inspire ka. Actually, yun yung inspiration na, ano, no? Yung makita ka na naglalaro ka ng maraming tao. Tapos, pero hindi, pag focus ka, nag-concentrate ka, hindi mo makikita yun eh. Pagkatapos na lang ng game, actually, mo makikita yung mga tao na yun. Oh, wow, ang dami palang taong nanonood. Tapos, kahit na hindi mo sila ka-countryman, pero naglaro ka ng maayos, again, chini-cheer ka nila. So, andyan ayan, ba si Coach Woods? Andyan ka andyan ba, Coach Buda? Number 15. Ayan. Sa, number 15. 15. Sa kanan side ni Tesmaro. Sa harapan ni Ching Ching ba yan? Oo. Sa Ching. Si Ching yung harap mo. Sino yung mistisa? Sino tong mistisa? Taga, hindi ko makikita. Si Cacho. Karen Cacho. Madami mistisa dyan. Si Karen, isa na ko. May daughter na. Saan ba siya nakabase? Nasa Alabang siya. So, may daughter na siya. Ay, andito siya. Oo, andito siya. Assistant, naging kasama ko siya rin siya sa Ateneo, no? Yes.
first time mag-coach. Ang cute nito, sa Buda dito eh. Mukhang totoy. Ayun. Mike, ah! So, yung coach mo na sinasabi mo, ang yung inspiration ko, again, ano yan, ang inspiration ko talaga is yung makakita ka na maraming tao sa stadium. Definitely, yun yung mag-i-inspire na maglaro ka. Ngayon, yung nagpapatibok ng puso mo, ang nagpapatibok talaga ng puso ko, pag, ano, yung tumatalon ba yung, ano, is kapag, ano, pag na-acknowledge ka ng coach mo. Pag sinabi na every after game na, you played well, that was a remarkable performance. Yun. Nagpapatibok ng puso ko yun, Mark. Yun. Coach Buda, Coach Buda, Coach Aris, yung sagot talaga ng partner natin si Coach Buda, iba talaga. Alam mo yung aral na instructor talaga eh, safe na safe eh. Pero Coach Buda, Coach Mike, ako na. Wait. Ako muna. Wait. Oh, sige. Coach Buda. Hmm. May moment ba kasi siyempre sinabi mo yung moment na maganda eh, no? Na sabi mo maganda yung performance mo tapos na-acknowledge ka ng coach. Meron bang moment, no, ma-share mo sa amin? Ano naman yung moment mo na medyo hindi maganda yung comment sa'yo ng coach? Tapos ano yung approach mo about doon? Parang may alam si Coach Mike. Oo nga, Mike, eh, no? May alam, ah. Bakit na lang, eh? Hindi mo pag-anon ga. Oo, pag-anon. Ganito, Mike. Coach Mike. Coach Mike, mag-involve ka talaga. Oo, Coach Buda, ganito, no? Kasi akong, ano, meron akong, alam mo na, medyo nagtanong-tanong tayo, nag-research tayo ng konti. Kasi siyempre, yung mga situations na ganyan, yung mga scenario na ganyan, talagang part ng team yan. That's yes, of course. Maganda rin na ma-share mo to sa mga viewers natin ngayon na if you are in this kind of situation, how do you handle the situation? Yes. Baka pwede mo na ma-share sa amin ni Coach Buda. Coach Buda. Coach Aris. Coach Buda. Ano ba? Definitely, marami yan. Maraming, ano, kung meron kang ups, marami kang down. I think, yun yung, ano eh, yung kung saan marami yung mga downside na yan is actually yan yung nagpapalakas sa'yo. It makes you stronger, it makes you better, no? So marami akong Coach Buda, ganito na lang. Halimbawa, international, dahil defender ako, there are games na you nakaka-OG ka, 'di ba? Yes. So hindi siya madali para sa isang sorry play. Ano yung OG? Own goal. Pasensya na yan. Own goal. Own goal. Oh. Goal. OMG. Hindi madali. Yeah. So, tinanggal yung M. So, ano siya? Yung magkaroon ka ng ganung error, no? Lalo na kapag halimbawa, dikit ang laban. So, hindi siya madali. Pero, like I said, part siya ng game, it happens lalo na kapag ang kalaban mo malakas. No? So, ang kailangan mo lang isipin, I mean, learn from it, ano yung naging error mo doon, di ba? Ano yung maling technical decision mo doon, right? So, kailangan i-analyze mo. Tapos, Coach Buda, ganito, ano? Kasi, ewan ko kay Mike, medyo safe rin yung tanong niya. Pero ako, coach, andun ako nung SEA Games 2005, eh. And na napag-aralan ko rin yung parang background mo, tapos alam ko na isa ka sa mga top defender natin. And then after that may mga narinig din ako kasi doon yun yung time na medyo nasa coaching kainitan ng coaching ano ko, so nakikibalita, naririnig, pero sa labas lang yun, ha. Ngayon ang ganito yung narinig natin. During 2005 SEA Games, Coach Maro is the head coach. Kilala ka niya. And then, at the middle of the tournament, I don't know, middle or sa kasagsagan ng tournament, hindi ka masyadong ginagamit. Pero before that, babad na babad ka. Tama. Babad na babad ka. And these things, kami,
kami rin na coaches, syempre curious kami. And ano kayang reason doon? So ito kasi coaches naman tayo. So gusto nating Coach Arif matuto dito ano? Coach Arif. And ikaw rin, alam ko siguro ayaw mong maging direct si Coach Maro, baka later na niya malalaman 'to, pero ano yung sa tingin mo, ikaw na nag-mention eh, kailangan matuto tayo. Kailangan tignan natin ano ba yung nangyari doon. So, coming from you, Coach Buda. Anyway, andyan ka na. Ikaw na yung ano. Ikaw na yung, kumbaga, top sa women's ano. Ano sa tingin mo yung ano? Gusto mong i-share doon? Ano yung kulang na ginawa ng coaching staff? And ano yung realization mo doon sa experience na yon? Yeah, siyempre. Klaro ba yun, Coach? Papa, saan mo nalaman yun? Saan mo nalaman yun, Fiora? Chismis. Chismis, ha? Coach Buda, Coach Ari. Actually, hinihimay-himay ko lang konti, tapos papunta. So, hindi ayon ka na naman eh. Natatakot ka kay Coach Maro, may narinig ka siguro. Hindi mapigilan tumari ka pa eh. Ko na rumekta agad. Sabi ko sa'yo, hinahina. Pero since pumasok na, sige, pwede mo na i-share. 2005, yun nga, di ba? SEA Games dito ginanap. So, siyempre, alam mo, tapos yun yung last, ano ko, last SEA Games ko na yun. So, retired. Kumbaga, parang ano, nag-retire na ako noong 2005. Farewell. So, yung opportunity na makapaglaro ka, no? Makapaglaro ka, yes, sa harapan ng iyong bayan. Di ba? Yes. Kumbaga, yun ang gusto ng bawat ano, eh, bawat atleta. Mabigyan ng time na maglaro sa harapan ng kanilang kababayan. So, true, tama si Aris, Coach Aris, na nung time, nung in prep for SEA Games, hindi lang naman ako yun, actually. Hindi lang ako yun. No? Marami kami. Coach, na, pwede mo banggitin. Pwede mo yung share. Hindi ko story yun. Story nila yun. Story ako lang. Oh, Mike talaga eh. So, yung 2000, yun nga. So, i-check mo yung composition ng team na yun. So, makikilala mo na yung Mike, Coach Mike. So, ang nangyari doon is ano, in preparation for SEA Games, so, meron kaming mga, nag-camp kami sa Cavite, sa Lasal. Doon kami nag-camp. So, tama si Coach Harris, like I said, madalas, yung playing time, no, mas mahaba, mas madalas akong nagagamit during the preparation. Alright? So parang meron two teams. So parang the younger ones, kumbaga naghahanap ko ng kombinasyon eh. So, ano yan, kumpleto yung 11. So always kapag naglalaro kami, isang set of 11, tapos another set of 11. So, kumbaga, yung first 11, 90 minutes maglalaro yan. Tapos yung another set of 11, 90 minutes ulit silang maglalaro. So, kumbaga, yung, ano ka eh, kumpleto ka sana yung sa games, yung kinatarget mong number of games. So, during the time, madalas nga akong ginagamit, mas mahaba yung playing time ko. So, lahat tayo coaches, of course. No? Lahat tayo, yes, coaches. Yes. Definitely, hindi mo alam kung ano yung desisyon, ano yung takbo ng mga, kumbaga, ano yung naiisip ng mga coaches. Kasi hindi naman talaga ini-explain yan, no? Binabasa mo lang yung coaches, ano yung mga action nila. So, naghahanap sila ng kombinasyon. So, at start, yung luma, yung mga matatanda, tapos yung mga mga bata. Kasi marami kaming bata eh, at that time, yung 2005. So, naghahanap siya ng kombinasyon, di ba? So, ang ano dyan is, I understand. Kasi from the perspective of coach now, di ba? Naiintindihan ko na, naghahanap ka ng, ano eh, ng pinakamalakas mong team. Paano yung rotation? Sino yung i-rotate mo, di ba? So, totoo, marami akong laro at that time. Maraming chance ang ipakita kung ano ba. Kung sabi mo, kung, yes, hindi naman ako nabubuhat ng bangko, pero hindi ako ganun ka-technical player. But then, during the time, o yung, ano eh,
hindi ako mabilis, hindi nga ako very technical, but yung decision making ko, yung understanding ko, yung reading the game, nandun. Okay, dahil I guess yung experience, broad na yung experience. So, ang sinasabi ko is, hanggang ngayon, may tanong, di ba? Hindi naman talaga na nasagot yun. Pero, dahil coach na ako, naiintindihan ko na probably the reason why na during the preparation, marami akong game kasi tinitignan niya, binibigyan niya ako ng opportunity na magkaroon ng, kumbaga, ipakita mo pa kung kaya mo. Ipakita ako kung ano yung mailalabas ko pa. Kung mag-work ba yung combination ko with other players. So, siguro yun yung hinahanap niya, di ba? Siguro, kahit maraming games na binigay, pero hindi siya na-satisfied. Diba? Yes. Ganun yan eh. Hindi ka na-satisfied. Hindi para, I think that si Buddha is not, diba? Hindi, walang kakombinasyon. So, may mas option, may gusto siyang player na pwedeng ilagay na kung saan, kahit sino ang kadikit, mas successful yung combination. So, Coach Buddha, yung binanggit mo yung about diyan, kasi na-curious lang ako, no? Kasi syempre, you're talking about the coach, right? Ikaw mismo, kung babalik ka lang dun sa nangyari na yon, sa scenario na yon, do you think na masasabi mo ba na, I think I deserve that spot? Kahit sinong player, no? I would say na yes. Kung babalik ka ng 2005, yung ginamit mo, kung i-reflect mo yung, magre-reflect ako ng, yun eh, number of games, yung gaano kahaba yung minutes na nilaro ko. And then, if I will, again, assess myself, hindi naman ako naglaro ng hindi naman lahat ng games ko is, kumbaga, poor eh. Yung poor performance. So, I deserve to be there. Pero again, I respect the decision of the coaches. Kasi, yung word na yun na, kumbaga, meron pa rin decision na will hurt players. May, minsan talaga, kailangan mo mag-decide. You cannot please best. Everyone. Oh, yes. You can, yes. Yeah, that's word. You cannot please everyone. Pero, kumbaga, ang ano dyan is, your decision is always for the good of the team. Coach Buddha, hindi mo pa ba no, natanong kay coach, no? Kay Coach Maro, yung... Yeah. Informal. Kung bakit? Like, kulitan ako. Maro, ba't hindi mo ako pinasok nung 2005? Ha? Gusto ko lang malaman, coach, kasi siyempre, para maka-move on ako. Yung tipong... Ikaw, Mike, ah. Ako na lang, Coach Mike. Tanungin mo. Let's say, ako si Coach Maro. O Leticia. Buda yun. Tanungin mo lang. Leticia. Ay, Buda. Coach Mike, ako si Coach Maro. Sige, tanungin. Coach Maro, I was thinking about the 2005 SEA Games. Bakit hindi mo ako pinalaro? Gusto ko malaman. Na akong concern, di ba? You know me, Buddha. So, ganun yung sabi niya. Hindi niya lang masabi kasi hindi siya active sa social media. Pero, Coach Buds, sorry ha, medyo na-excite kasi ako kasi yung topic. Yeah, ngayon, ang susunod kasi na question natin, pagkatapos ng playing career mo, ano, ganito.
mag-jump tayo sa coaching kasi dito naman tayo Coach Aris, matagal kasi Coach isa Aris. Ka sa AFC ano. Coach wala Aris. Ka na, Mike. Coach oo. Aris, bumalik na ako. Kaya nga, bumalik na ako. Oh. Coach Mike, natakot ka daw eh. Natakot ka, baka pinitikan ka ni ano diyan eh, ni Daddy Maro eh. alam mo naman yung signal natin dito. Minsan 4, minsan 5, di ba? Tapos tumawag. Tumawag na ka-sniper na pala. Oy, nandiyan na tayo. Oh, yari. Coach Buda, bago tayo mag-proceed diyan sa alam ko medyo hahaba. Mag-quick play muna tayo. Okay, meron kami game eh. Medyo nararamdaman ko, medyo pumupula-pula ka ng konti. dito ang galing mo, Mike. Ang galing. Dito muna tayo sa quick play natin, ha? So, yes. Ayan, oh, iinom si Coach. Oh. Inom muna, Coach. Sige. Oo eh. Iba yung segue. Water break. Ito. Wala ka, Mike, kanina eh. Hindi, okay lang yun. Nagsalita si Coach Maro dito. Copy ang copy ni Coach Aris. Naitanong ko naman eh. So, okay na yun, di ba? Bago ako nawala. Yes. Yung kay Coach Maro naman, ano yan? Hindi, in fair, ano yan? Kumbaga, tapos na yung 2005. Hindi niya talaga na-explain kung ano yung, ano, di ba? Ano yung desisyon niya. But like I said, hindi mo kailangan naman yan eh, kasi like you said, military man siya. So ayaw niyang i-explain kung, or hindi naman, siguro hindi ka siya nabigyan ng opportunity to explain kung bakit ganun yung decision niya. Pero as coaches, we don't usually explain our decision, di ba? Kung bakit ganun. Yes. Pero as humans, di ba? As humans, para, I mean, maliit lang mundo ng football, para walang sama ng loob, you always try to, ano, treat people with kindness. Coach Buda, example lang, no? Ikaw yung nandun na ngayon. Nandun ka na sa scenario, no? I mean, mabilis lang to bago mag-quick play. Kasi na, Mike naman eh. Mamaya yan. Sige na nga. Pupunta tayo dun. Ano ka ba? Sasagutin na. Inano na nga. Kasi magja-jump sa coaching. Yun din yung kwento. Yun yung transition. Okay. Kasi from Coach Plagata, good communicator, and then Coach Maro, medyo the opposite. Ito na yon si Coach Buda. Kaya siya naging AFC nominee. Yes. Isa sa best coach. Yan. Yan yung kailangan. Mamaya na yun. Pero quick play muna. Yan yung kailangan marinig ng lahat ng nanonood. No? Mga, yun yung result. Yung mga umahabol po sa viewing natin kay Coach Buda sa Football Life. Ang history maker po natin na si Coach Buda is a first-time AFC nominee, no, sa women's category. So, nasa history na po siya ng Philippine football. Alright? Para po sa inyo lahat na malaman ninyo na itong bisita natin ay ganito kabigat. Ah! Hindi ako tumataba. Okay, so ito Coach ka. Coach Buda, kailangan mo sumagot ng mabilis ha, kasi quick play to. Alright? Ako ba yan? Yes. May price ba to, Mike? Yes, may price to. Ang price nito, okay, so, Never know lang ba yan? Since very conditioned ka, no, tapos naka-pink ka, Baguio o Bora? Bora. Oy. Sino kasama mo? Mag-aanap tayo doon. Yun. Ateneo o La Salle? Pwede bang both? Hindi pwede, isa lang. La Salle. Coach, yan. Ay, La Salle. Green. Buti sumagot agad. Kala ko hindi sasagot agad eh. Green. Okay. Barcelona, Real Madrid. Barcelona. Ah, yun. Yun. Sama. Pare-parehas tayong tatlo. Sa women's naman US o Japan? Pride natin ang US, ang Japan eh. Pero gusto ko ang
sumegwe. Sabay ganun eh, no? Okay, ito coach, kasi parehas yung isa nagtrabaho ka. Pwede mong palitan mic ha? Yung isa nagtrabaho ka before, tas ngayon nandito ka. NU or San Beda? Beda. Oy, dako. Grabe tong next na ano ah. Ano ba tong nakalagay? Yung mga viewers po ang naglagay ng mga choices. Sige, dito ah. Oh, ngayon coach, ikaw. Coach, bigla ka lagi coach si Paris ah. Coach Kaslim o Coach Maro? Parehong tatay. Ay, yung isa tatay, Coach Maro. Yun. Si Coach Aris, ano yan eh? Kuya. Kuya. Yun, kuya. Nanonood yan ha. Meron din ba siya naturo sa'yo? Mga aside sa football? May mga... Sino? Coach Aris, may mga tips din ba siya sa'yo na ano? Non-football, ah, non-football. Gusto mo i-describe ko silang dalawa? Pwede ko i-describe silang dalawa? Maganda, maganda yan. Para marinig din ng mga viewers. Quick, natin. Ah, mabilisan. Oh, go. Quick. Si Coach Maro, yun nga, father figure yan. Tapos ano siya? Like, military man, discipline siya. Discipline. Ano yan, strict. Tapos, pero ano yan, soft at heart. Yun. Coach Maro yan. Soft inside yan. Kailangan mo lang konting... Himasimasin, bula-bulahin. Coach Maro. Coach Aris, ano? Ano yan eh? Kuya figure. Yan, parang, ano siya? Si Yoda. Okay? So, Kuya Yoda. Ano yan? Mukhang ano, easy-go-lucky. Pero deadly. Yun. Deadly sa... Grabe yung... Deadly sa... Ikaw na. Deadly. Bahala ka na. Ikaw na yun. Kaya na mag-interpret doon. Yun, deadly. Yun yung word eh. Yun yung ano eh, nag-strike sa utak agad. Oh, eh. Deadly. Ami ko sinabi, tatlo yun ah. Pag-apos, ilang naalala mo ah. Grabe coach. Instructor or coaching at national team? Instructor. Oh, yun oh. Yun oh. Stress, dahil ba sa stress yan? Ano, nabigyan ako ng interview actually, ng kick-off. So, ang instructor yung, o yung education, no, yung sa mga coaches, I think it's more long-lasting. Parang, like I said, it's your legacy. Parang you'll be immortal, yeah, pag nasa education ka. Diba, ganyan ang... Coach na yan eh. Coach Buda, mamaya mo ito sagutin, no, after nung pinaka-last question ng football. Since nabanggit mo agad yun about yung sa instructorship, mamaya bibigyan mo kami ng tips ni Coach Aris ha, syempre, mentor. No, nagbanggit tayo instructorship. Kaya nga, ibig sabihin, isi-share mo, ibibigyan mo kami ng tips, dalawa ni Coach Aris. Okay. Okay. Ito naman, high press o low block? Which one is your favorite? Depend yan. Of course, it will always depend on your opponent. Diba? Given na hindi mo alam yung opponent or anong, ano, o pili ka lang. High press ka. High press. Okay. Bakit? May bakit pa ba? Wala na. High press lang. High press lang. Yun okay. Naman uso ngayon eh. Okay. 4-3-3 or 4-4-2? Ano yan? Static formation ba yan? O ano? Yung favorite mo or parang mas hi... Coach, yellow card ka na naman ha? Medyo matagal. yellow. Okay. 4-4-2. Bakit coach? Bakit? Why? But, may bakit ka kanina sa high press? Coach Mike ha? Coach Mike ha? Maganda rin kasi yun na may justify ni Coach Buda ngayon. Bakit 4-4-2? Bakit? Well, yun naman kasi yung dalawang option mo eh. 4-4-3 saka 4-4-2 lang. So, ibig sabihin, bakit ngayon? Bakit 4-4-2? I remember, ano yan eh. Kasi ang bawat zones, palaging vertically and laterally, meron kang kasama. Yun. At least, yung distribution niya, mas even. Mas even. Hmm. At least marinig namin ngayon, marinig ng mga nanonood ngayon, bakit yun yung gusto mo. Diba? Next.
Oh, Coach Aris, yung susunod, eh, maganda to. Tapos nanonood. Na nanonood, nanonood. Lelet o Coach Belay? In terms of? Wala lang, pipili ka lang kung sino sa red card na! Wala, matagal, matagal. Coach Lelet. Yeah, okay. Oh, yun. We're talking about, ang siyempre, ang lumalabas sa akin is coaching, diba? So, in terms of, I guess, experience is Coach Lelet. Okay, yun. At least na, ano mo, na hilot mo ng konti, di ba? Okay, next. Joyce or Mariel? Hmm. Coach Joyce. Ah, yeah, medyo mabilis dun, ha? Oh, next. Okay. Tapos na yun. Katuwaan na yun. Coach Aris, may tanong ka pa dito muli, ha? Ba't ayaw mo itanong? Wala. Takot ka rin. Then, mamaya na. Mamaya na yun. Ikaw, Coach Mike talaga. Gusto mo yung ano, controversial parate. Sabi kasi ni Coach Aris dito, boy o girl? Tinatanong pa ba yun? Ikaw talaga, Coach Aris. Ikaw, Mike, kung ano-ano, dinadagdagan mo yung laro natin, ha? Coach Buda, no? Yun, yung maganda sa sharing mo kasi yung kay Coach Plagata. So even me, nung bago rin ako dyan, ano, nung, di ba, sa Ateneo, andun siya, tapos nakita ko rin yung ano niya, tapos naririnig ko yung mga coaching style niya. Meron pang ang kwento si Coach Ompong. Kasi naging under, oo. Ay, mali ang ginagawa mo. Dapat sundin mo yung nasa page 33. Yung number 2 na sentence na procedure, banat niya na ganun. Yung kumbaga, meron siyang charisma, meron siyang ability para to get your attention, di ba? So, charisma, charming. Oo, yung charm niya talaga. And then, pumunta ka kay Coach Maro, which is medyo opposite. Tapos, yun nga, medyo may mga kinuha ka na gusto mo, may mga ayaw ka. Ngayon, dito na tayo sa coaching, which is ang daming nag-aabang sa viewers natin, ano? Kung paano talaga nabuo, ano yung pilosopiya ni Coach Buda? Ano ba yung sinusundan niya? Ano ba yung parang diskarte niya sa coaching? So, nag-meet kasi tayo or nag-work together tayo nung nasa Ateneo ka. Hawak mo yung women's. And I've been very observant. Nakita ko yung organization mo talaga. Diba? Is that your ano first coaching ano mo talaga na formal? Or nag-handle ka na ng teams? Ano? Kasi ang next question ko, i-share mo na paano ka na-influence mag-coach? Sino ba yung nagtulak sa yung mag-coach, di ba? Kasi minsan hindi naman ano yan eh. Hindi ginusto or gusto noon tapos na disappoint, di ba? So ikwento mo naman sa amin or maybe after SEA Games doon ka na ano encourage na gusto kong maging coach na nga. i-share mo sa amin yung simula. Paano ba nagsimulang mag-coach si Coach Buda? Ano yan? Nagsimula akong mag-ano. Ang Ateneo was my first ano coaching job. So, yun yung pinaka-first. So, yun yung pinaka-formal. Yun. Parang sabi, first formal job ko as a coach ang Ateneo. Si coach, dahil, like I said, no, yung ang course ko, ang aking discipline during college is physical education. So, ang pathway mo niyan is ano eh, pwede kang maging teacher, 'di ba? Or pwede kang maging coach, or pwede kang nasa ano ba, yung management sa mga gym, 'di ba? So ganoon yung pathway mo. So leaning ka naman talaga sa ano, sa coaching. So again,
I remember dun saan nga sa interview ko, no, na nagsimula akong mag-coach, is yung, kumbaga, na-encourage akong mag-coach nung nasa national team ako. Kasi nung nasa national team ako, is, nabibigyan kami ng opportunity or opportunity na kung saan nabo-voice out mo, kung ano yung sa tingin mo, ano yung opinion mo. So parang, ni-encourage ka magsalita eh. So yun, kumbaga, yung role ng leadership, di ba? So, binibigyan ka na, oh, sa tingin mo, yung, kasi may mga session kami every night eh, nung nakakamp kami sa Ultra, na kung saan nagpapanood ng mga videos, ina-analyze yung mga games. So, pag nag-analyze ka, magre-report ka, tapos ano yung sa tingin mong, ano yung strength or weaknesses ng kalaban mo. So, ganun yung mga, ano, may mga task na binibigay. So, during games also, pag kunwari halftime, minsan may opportunity na binibigyan ka ng, ano, ng chance na mag-speak kung ano yung sa tingin mo. Or kaya yung mga team meetings rin na nabibigyan ka ng chance. So, ganun paraan, I think, ano eh, na-encourage kami na parang magandang mag-coach, no? So, yung nagsimula yon. So, of course, this is under Coach Maro. Si Coach Maro naman is, ganun siya eh. I guess, ganun din kasi si Coach Plagata. So, like I said, kahit hindi siya nag-i-explain, right? Kinukuha niya pa rin yung ano, yung mga opinion namin. Kung ano yung sa tingin namin sa mga games, right? So, doon nagsimula yung ano ko, yung interest kong mag-coach. Coach Mike, yung mga picture na ano ako eh, na... Bakit? Okay naman. Nawawala tuloy ako sa kwento kasi dyan ako nangatingin. So, doon ako nagsimula. No? So, doon ako na-encourage mag-coach. So, kumbaga, again, dalawa naman eh, Coach Aris, Coach Maro ang ano, ang mentor, nag-mentor sa akin. So 2005 nilapitan ako. I can't remember, pero nilapitan kami ni Karen kasi I took my C license. So nag-take ako ng C license tapos sumapit sa akin si Vin Santos. Nag-offer na niya. Yes. Coach Buda, bago tayo magtuloy dun sa pag-take mo ng C license, no? Gusto lang marinig ng mga nanonood sa Football Life, no? Paano ba gumalaw to si Coach Buda? No? Paano ba yung mga galawan niya? Ano ba yung mga style na mga moves niya pagdating sa paglalaro? Baka pwede mo ma-share ngayon sa lahat ng mga nanonood, sino yung idol mo? No? Sa local, kung meron sa local or abroad na football player. Tapos Coach... Yung time na naglalaro kami, no? Wala ka naman sa babae talaga, wala ka naman magiging role model. Puro kadalasan lalaki ang naglalaro, no? So, hindi kami masyado, I mean, like I said, no, hindi ako masyado nasa scene ng football. So, local. So, ang mga role model mo dyan, World Cup, eh. Okay, sa... Ang kilala, alam mo si Pele, yan. Marami akong bola ng ano. Dahil ang shakies before, ano yan eh, si Pele, si Maradona. Pero they're all attacking, di ba? So, all attacking players siya. But then, since I'm defensive, hindi ako masyadong tumitingin doon sana eh, sa defenders. So, ang naging role models ko, no, ang mga tinitignan ko, yan, si Pele at saka si Maradona. Tapos, sa Brazil, sino to? Ronaldo. Medyo sa coaching coach. Sa coaching. Sino ang mga idol mo sa coaching, whether local or abroad? Yung maestro ng football, Philippine football. Then hindi mo kilala yung Coach Mike? Eh, Coach Aris. kailangan kasi sa iyo manggagaling 'yon, ikaw na. No, kasi siyempre alam mo na yung maestro ng ano. Well, of course, andiyan si coach si Coach Mari, pero ina-idol ko si Coach Aris because I was part of San Beda, 'di ba? Naging part ako ng San Beda. So nakita ko paano siya magtrabaho, paano niya kausapin, paano niya i-manage yung
yung training, gaano siya kadetalye. So yes, paano niya i-manage yung mga matches. So idol ko yun. So siya yung maestro ng football. Ng Philippine football. Para sa akin, that would be my opinion. Maganda. Yun. So, bago mo ituloy coach, ano, may mga pumasok kasi na... Oh, may mga pumasok na, ano, na bago. Oo. So, banggitin ko dito sa Coach Ari, si Coach Dave Piangaan, kumakaway, kasama ko dito sa Baguio. Tapos, si Coach Raul, sabi niya, congrats. Si Coach John Carmona, hello Coach Buda, hi, Coach. My batch, classmate AFC Regional Instructors Corps. Yon, hello sa iyo, Coach. The women's senior team again? sinagot mo na, gusto mong mag-focus sa instructor. Pero andiyan ka pa rin to guide yung coaches. I guess, given the opportunity to be part of the senior team, of course, I will be honored to assist, but not as a head coach. Wow! Yung... Man. Coach Aris. Meron ba dyan? Tapos follow-up question ko. Oh, may humahabol dito. Oh, mga laging regular natin ng mga viewers. Nandyan din si Chris Bautista. Nanonood sa atin. Hello. Kumagana ko ba yan? Oh, tapos si Ma'am Gay Domingo. Yan. Macario Ebrio. Nice, Coach Buda. Tapos. Thank you. XC Santos. Hi, Ate Buda. Tapos, nagpatanong si Coach Ake, no? Pero ikaw muna, sundan mo muna yun muna, oh. Bago ko ipasok to. Yes. So, pumasok si Coach Ching, ha? Hi, mga pogi, sabi niya. Kasama Coach ba ako Ching, dun? Ha? Siyempre, kasama ka doon. Ano ka ba? Oh, itong si Coach Ching, mag-ready ka kasi nakapila ka na. Hindi, Coach, so, Coach Aris, si dami niyong nakapila. Si Coach Ching, medyo mahina raw yung signal. Eh. So sabi ko sa kanya, Coach, baka pwedeng gawan mo ng paraan. Kailangan makita ka ng mga kababayan natin at ma-share mo yung experience mo. Oo nga eh. Itong si Coach Mike, gusto niyang bagalan eh. Sharing na ano, kung pwede nga lang dalawang coach sa isang araw eh. Pero sabi ni Coach Mike, mahina ang kalaban. Ano muna tayo? Kaya basta pila lang. Maganda to be to eh. Coach Aris, oh. Coach Buda, napipressured kasi itong kaibigan ko sa mga dumadami. Hindi. Ang maganda Coach Mike. Coach Mike, marami ng channels, marami ng group na nag-uusap, di ba? Hindi lang puro basketball and other sports. So maganda ngayon kung lahat pinag-uusapan itong football activities, kumbaga yung awareness mataas. So anyway, yung question ko, Coach Buda, no, kasi nasa coaching na tayo. And may nagtanong coming from viewers regarding you coaching the women's national team. And andyan ka na rin lang, tapos nakita mo yung evolution, nakita mo kung paano talaga tayo umangat, paano tayo naging stagnant. Ngayon, gusto kong hugutin eh, yung communication. Kasi medyo sa tingin ko, may issue tayo sa communication, ano? Hindi lang kasi ikaw. Although yung sa'yo, minention mo, medyo emotional. Kumbaga yung like si Coach Maro, hindi niya ugali yung ganun. Pero yung previous coaches, merong mga guests tayo na nag-mention regarding issue sa communication.
sa men's naman. Mm-hmm. Kasi foreign coach siya. Tapos mm-hmm. hindi niya masyadong ma-impart ano? Tapos very short period of time yung naalat sa kanya. Eh andiyan ka na. Let's do this na lang for the women's program or for Philippine football ano? Regarding communication. Ang binabanggit ko po yung sa men's kasi 'di ba nung SEA Games may issue na ay hindi namin naintindihan yung sistema. Hindi namin ano, although tinago nila. Pero dito lang natin na narinig eh. May players na nagsabi, may coach, si Coach Maur, binanggit niya na may nagsabi sa kanya. Si Suba, may narinig din siya. Although hindi niya minention yung mga teammates niya, ano? Regarding doon. Tapos may mga nabasa rin ako, si sino yung nanalo na ano? Football ano? From Ateneo? Na iba yung position niya. Gayoso. Si Gayoso. Yung mga ganon. And ikaw rin, alam ko, observing you, knowing you, na very particular ka sa communication. And you are simplifying yung mga bagay, di ba? Dinidetalye mo, sinisimplify mo. Ngayon, ang question ko, how do you approach, or paano mo, ano, para matuto yung coaches? Kasi let's say, yung question kasi, ikaw yung ilalagay na national women's head coach, paano mo ngayon gagawin yung communication? Paano si Coach Buda mag-handle ng team sa national or international level, di ba? How do you simplify? Let's say, ikaw, may habit ka na i-simplify mo yung system na very complex, di ba? Dinidetalye mo ganito. So, siguro, magkwento ka lang na baka may experience ka na ay dito sa team na to or during your first time sa Ateneo medyo may gap sa communication, mga ganon. And then next na coaching experience, ito, in-improve mo yung ability mo to communicate. So, yung ganon, Coach Buda, can you share your way of coaching na may natuto mo kay, nahugot mo kay Coach Plagata, maybe, na sinimple, in ano, basta, na gets mo? Yes, Coach. Sige. So, ang gano'n dyan, like, yun nga, kinukwento ko, na-encourage nga ako, di ba, mag-football. Na-encourage ako nung dalawang mentor natin, Coach Harris and Coach Maro. So, ang first job ko ay Ateneo. So, nung sa Ateneo, ano yan eh? Ano pa ako? Kumbaga, very eager player pa ako. Nasa ano pa ako na, parang nasa prime pa ako ng playing nun eh. So, nung paghawak ko ng ano, ng Ateneo, so, ang thinking ko is, aggressive pa ako sa pagiging player. Yung coach is maliit na porsyento pa yan. So, what happened is, may impatient ako. Especially pag hindi nakukuha ng mga players ko no sa Ateneo yung kung ano yung pinapagawa. Right? So, parang dahil nagsiset, parang siniset mo yung standard. Okay? We know that Ateneo in terms of ano yung kumbaga sa education mataas, 'di ba? Yung level of intelligence. But then again, iba yung ano, iba naman yung kumbaga yung football intelligence, 'di ba? So kumbaga that time is gusto ko agad makuha, 'di ba? So yun yung ano ko, yung I think very impatient ako. So slowly what happened is ano, pero kumbaga, kaya gumugustong gano'n, no? Yung mag-create, mag-ano ka, magbigay ka ng standards. Because at the end of the day, gusto natin as players, as coaches, is magkaroon tayo ng magandang resulta. Manalo tayo, di ba? So, nakita ko yon yung pagiging aggressive ko, nagiging impatient ako. Kumbaga, madali akong nagagalit, di ba? So, ang adjustment ko doon, no? Maliban sa, kumbaga, marami akong times sa kanila na kung saan marami kaming ano, off-the-field session. Ibig sabihin is, marami kaming mga meetings na kung saan ipinapakita mo yung mga sitwasyon, may mga lecture ka. So, yung importante. So, yung mga lectures, yung mga videos. Not videos, but lectures, no? So,
Tapos nagpapagawa ka sa kanila ng notebook, palagi silang gumagawa ng notebook, ano yung mga reflection nila. So yun yung importante. So tapos dinadala namin sa field. Sa field naman, ang gusto mo is, again, dahil ano, fresh player pa ako, nagtuka ko ng C-license, tapos nasa galing ako sa national team, no? So syempre, ang again, ang pinaka-ano mo dyan, ang pinaka-model mo pa rin dyan, yung national team. So ano yung ginagawa mo sa national team? Diba? Ano yung naranasan mo sa national team? Ano yung kadalasan training nyo? Parang ano yan eh, parang yan naman, diba? Wala namang sikreto sa football. So parang kinakopy mo, diba? Kung ano yung ginagawa nyo kadalasan. So, pero eventually, na-realize ko na, alam, ang Ateneo or ang women's, or every individual is unique. So every team is unique. So yun yung, ano, yun yung natutunan ko. Even in terms of communication, pwede kang maging aggressive dito sa isang player na to. Pero sa isang player na to, kailangan malumanay ka. So sa isang player na to, kailangan, kumbaga, bawat individual or every individual has ano, a different way of, ano, you have to approach them differently. So hindi pwedeng different general intelligences. Oh, hindi general, di ba? Yes. Kasi ganun eh. Parang kung ano yung sinabi mo, parang pangkalahatan na, no. I think yun yung kulang. Yun yung kulang. Na kung saan kulang ng hindi ko yun nilalahat, ha? But I think parang kung ano yung sinabi mo will apply for everyone. Yung kung ano yung training mo will be applied for everyone, especially in terms of correct. Yung fitness. Everyone is unique. I think yun yung ano, yun yung hindi pwedeng itong taong itong player na to will meet yung target heart rate, 'di ba? Pero there will be others na kita mo parang hindi sila napapagod, 'di ba? So everyone is unique. So ganun din sa ano, sa when you approach your training, yung physical training mo, and when you talk to people or when you talk to players. So kailangan ano siya, may different approach ka when you talk to people. Hindi siya palaging general Coach, ang approach. Coach Buda, in-emphasize mo kasi yung every player is unique. No? So, kung ikaw, for sure, nung nasa Ateneo ka, no? Paano mo hinihimay yung bawat isa? Ilang ba yung coaching staff mo that time na para kayanin mo siyang gawin na ganun kadetalye? Hindi lang ako. I have yung ano eh, I was surrounded by people na marunong makipag-usap. So I have Coach Karen, si Coach James. Gatanda lang andito na. Si Gatang ano muna si hindi, hindi muna si ano si sinata si Coach Cecilio. Coach Dan. Coach Pedro. Coach Dan. Coach Ben. Coach Dan. Okay. So tapos si Ed. Si Jerwin, tapos sino pa ba? Ayan eh. So, kumbaga, pag hindi ko kaya, kumbaga, ibinibigay ko yung task, dinidistribute ko yung task. Pag hindi ko kaya, sabihin ko kunwari, especially Coach Karen, no? Si Karen is naging kasama ko sa national team. So, we understand each other, kumbaga. So, alam niya yung kung kailan ako napipigon, kailan ako, kumbaga, mag-step away. So, siya naman ang papasok. So, parang give and take kami. So, may moment na ako, may moment na siya. So, ganun yung dynamics naming dalawa. So, hindi mo makukuha agad yan eh, sa isang taon mo. Kailangan mo pag-aralan, kailangan mo tignan yung mga players mo. Kailangan mong palagi silang i-observe. How they are, ano yung nag-work for them at hindi nag-work for them. So, ano yung button? Ano yung ipupush mong button para maging ano sila, maging successful sila or para mag-work for you or ma-motivate sila. Coach Buda, nung napasok ka dyan sa aspect ng, di ba sabi mo nga, nare-realize mo yung mga detail ng coaching. Of course, syempre, nag-a-advance ka na, eventually nag-took up ka na ng mga courses. So, paano ka naman ngayon nag-link up doon sa pagpasok as an instructor? Bago mo sagutin, Coach,
kasi baka makalimutan ko. Na-mention kasi ni Coach Buda no, yung parang gusto niyang i-emphasize yung communication and yung maintindihan yung team. Kailangan ng longer period of time, di ba, Coach? Preparation. Yeah. Yes, yes. Oo. Kasi it's not easy na andyan lang 1 year, actually 1 year is not even enough. Are we following that approach sa women's, ano, yung coaching staff ba natin? Ikaw, ganito, so 3 years program, ganito, or, di ba? You think pinush mo yan? Kasi I think may call ka dyan eh, sa women's program. I think yung ano, magkaiba yan eh. Pag nasa university ka at saka sa national team ka, magkaiba kadalasan yan. So, sa Ateneo, when I was with Ateneo, nag-stick ka dun sa ano, sa coaches mo. So, matagal mo na kasama, nakilala yung mga coaches mo. Same with the players, no? Kasi dun sila nag-aaral. So, nakilala mo maigi yung ano, yung naging kaibigan mo, okay? Yung mga players mo, even though nag-graduate na sila. Sa national team naman, magkaiba eh. Kasi, hindi ka naman nabibigyan ng 3 taong kontrata sa national team for local coaches. Ah. It's always like, parang ano, seasonal sa. Kapag meron ng competition, then pasok ka. Now, talking about yung coaching staff mo, again, you have the, ano eh, ni-empower ka nung nila Coach Harris, ni Coach Mara na you can choose your coaches. However, because seasonal siya, no? Kasi pag pumasok ka sa national team, parang ano eh, isang ano yan, sa national team, pag pumasok ka sa national team, kailangan iwanan mo ang buong buhay mo. Nasa likod yan. Parang ganon. So lahat ng ano, yung ano mo, yung mga bagay-bagay mo, yung usual na ginagawa mo, kunwari yung trabaho mo, yung commitment mo, pag naging part ka ng national, because season siya, usually you're given 3 months, parang ganon, 3 months, parang 14 weeks, no? 14 weeks na to prepare. So, going back dun sa ano, sa may gusto kang mga coaches, may gusto kang makasamang mga coaches. Halimbawa, yun nga, yung time na si Coach Lele, si Coach Timo, okay? Si Coach Joyce, Mariel, Coach Elio, yan, yung mga yan, diba? So, pero, okay, ang nakasama ko, si Coach Freddy rin, Coach Joe, Coach Merle, hindi mo rin pwedeng lahat yan, ano, yung gusto mo mga coach, hindi mo talaga makakasama. Because again, like I said, pag kinuha mo yung national team, bibitawan mo yung mga activity mo, na iba mong activity. Kasi 3 months. So, Coach Buda, would you then agree na dapat yung national appointed national head coach, wala siya dapat team attachment na, let's say, university or school? Kasi may conflict of interest, even hindi selection of players, di ba? So, are we following that? Or given na ikaw yung mag-appoint, i-consider mo talaga yung ganun? Kasi sabi mo, iwan dapat lahat sa likuran, di ba? Mag-stop, yeah. Mag-stop talaga ang buong ano mo. Ang pamilya, parang buong buhay mo, stop muna. Ganun muna, national team muna. Kasi compress eh. 3 months eh. You're only good 3 months eh. So magka-camp ka, diba? Coach, so ganun siya. So yung tanong mo, Coach Harris, kung dapat bang walang attachment or walang team na ina-handle, I will be straight, no? If the coaches will be given a long, parang 3 years contract, yes. Pero if it's seasonal, again, syempre, diba? Kailangan mo pa rin magkaroon ng ibang trabaho para mabuhay. Source of income, yes. So, hindi posible sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi imposible yun na hindi ka magkaroon ng ibang trabaho. Pero yun nga, dahil ito yung nakita ko for the girls coaches, for the youth coaches. Sila Joyce, si Coach Mariel, si Coach Elio, no? So ilang campaigns na. Talagang pag pumasok sila, iwan muna, 'di ba? So iiwanan nila yung trabaho nila. They'll find ways paano nila gagawin yung mga trabaho nila outside. So yung
dedication yung commitment ng mga coaches. Especially youth, di ba? Kasi, ano yan, mga minors yan, so palaging 24/7 nandun ka sa kanila. So, hindi easy yung trabaho ng, ano, ng mga youth coaches. Yun. So, shout out sa mga coaches natin sa women's. And lalo na yung mga humawak sa daughter ko pala. Coach Buda, thank you, ha? So, nabigyan siya na. Sila na yan. Yung mga nabanggit to. Pati si Patrice was part of the, I think, yeah, Patrice was part of a one time as a youth coach. Coach, yes. Coach Buda, kasi nabanggit mo yung about dito, no? Siguro, someday, baka matatackle din tong issue na to. Do you think, meron na ba? Nawala. Papunta kasi sa... Nawala na naman ako. So, ano naman yung parang ano? Ay, ito. Ito yung gusto ko. Instructor na ako. So, as an instructor. So, kailan mo na-realize yun? And ano yung mga challenges sa pagiging instructor? I started my, ano, yung first, ano ko, hindi, local, ano, course ko. Hindi pa official yan, no? Parang, ano, 2011. So, ang challenge doon, no? Babae ka, na, di ba? So, you're a female. Tapos, ang mga... Babae ka pala, coach? Niloloko mo kami. Babae ka pala? Coach Buda, Aris. Sa tagal ng panahon. Aris, sa'yo to. Niloloko mo kami. Aris, para sa'yo to, ha? Oh. Yellow ba? Yellow. My God. Aris, yellow card ka. Red card. Ah, red card, red card. Oh. Red card. Aris, ha, red card ka. Loko-loko ka, ha? Hindi. So, ang ano doon is, mukha pa rin akong babae, no? Kasi may boobs pa rin ako, eh, no? So, sponsor. Hanap tayo ng sponsor. Red card ka, hindi. Seriously, no? So, ang experience, it's not easy. Hindi easy siya na mostly ang participant mo lalaki, di ba? So, hindi siya. Andun yung ano eh. Ang magtuturo sa amin, parang makikita mo yung ano, yung itsura nila na ang magtuturo sa amin, babae. Even though naglaro ka for the national team, may mga accomplishment ka na, pero andun pa rin eh. Andun pa rin yung parang kaya niya ba kaming i-handle. So, yun yung ano, isa sa mga challenge. Now, ang second challenge dyan is ano, kapag meron ka namang ba, foreigner, meron kang taga ibang bansa na participant. Kasi maraming pumupunta rin dito ano, no? Nagte-take ng license even sa C, no? Pag meron kang participant from abroad, again, ang ano rin dyan, minsan ang question dyan is ano, although hindi kino-question, pero makikita mo in action nila na parang, yes, babae. And second is, especially kapag ang country nila ay football country. Mataas kumpara sa Pilipinas. Meron rin yan. May ano yan. Yun yung mga challenges na parang dinadoubt ka. Then, coach, wala kang magagawa. Yes. Coach, paano mo, I mean, syempre, of course, if you are the head coach, so paano mo ina-handle yung mga ganyang mentality? Head coach, instructor ba to? Sorry, coach. Hindi, yung situation yung sinasabi mo. So for the instructorship? Yes, yes. Let's say si Coach Mike, itsura niya, di ba, Pakistani. Tapos connection ka, ganito. Oh. So how do you handle sa course? Ano, ang how do you handle it is you do your course properly. You do your course. You have, pag tinanong ka, base doon sa course o doon sa football, and you're able to answer that, makukuha mo sila eh. Maniniwala sila. As long as you're able to explain it properly, yung context ng iyong ano ng course, eventually you will get them. They will believe you. Coach, meron akong Coach Mike. Coach Aris, coach. May sharing ako diyan eh. Kasi si Coach Tatay, mentor natin ano, si Coach Aris, may sharing siya sa course na ganyan eh. Yung nag-course siya outside the country.
ang banat lang niya is nire-remind niya yung participants. I may be an Asian, I may be color brown, but remember, I am representing AFC. Yun yung banat niya parati, and the participants are reminded. So, ginagamit ko rin yun kasi minsan, pinagkakamalan ako sa courses, akala nila, artista ako. Sabi ko, ako, I am just a teacher instructor. So, wag kayong laging nagpapa-autograph sa akin. Sabi ko, instructor ako, hindi ako si Derek Ramsey, ganun. So, ginaya ko lang yung ganun, ano? Para meron din tayong, ano, Coach Mike, wag ka nang, ano, yan. Totoo, if you're part of the AFC, pero hindi ako hindi pa ako official ng AFC. So, parang ano pa lang ako, mini-mentor pa lang ako. So, parang ano pa lang ako, nagsisit-in, binibigyan pa lang ako ng opportunity, okay, to handle yung mga sessions. So, not, wala ka pang ano eh, wala ka pang title, you're not really official, no? Coach, so, again, yes. Coach Buda, meron kasing FB question dito, no? Sapul na sapul dun sa sinasabi mo ngayon, no? Bakit ka nag-stop dun sa, nag-stop ba or natigil yung pagiging instructor mo? I mean, natigil ba siya or tumigil ka? Or meron bang mga challenges? May mga hindrance ba na nangyari? Again, ano rin yan eh. Kasi ang conflict, I really wanted to be part of yung coaching education ng Philippine Football Federation. Ang challenge lang sa akin is because I'm teaching also, di ba? So, teaching ako, so may, of course, you have a schedule, di ba? Ang calendar natin always, most of the time, is nagpo-fall ang mga coaching courses, magpo-fall yan sa summer. Summer siya. Ganun, di ba? Kadalasan. Yeah. Summer yan. Kasi ang dalawa lang naman ang instructor natin eh. Sa CNB eh. Si Coach Aris and Coach Maro, di ba? So, yan yung free time kadalasan nila eh. So, summer. Mahirap sa part ko kasi ang nangyari is ano, nagiging conflict siya dun sa schedule ng ano ko, ng teaching ko. So, may times na talaga I can commit, pero pag sunod-sunod na, kasi pwede kong gawa ng paraan eh. Kapag kunwari, yung first trimester, tatamaan ng isang course, then I can work on it. Parang aagahan ko, mag-early class ako. Right? Maghanap ako ng sub. May magsasub na teachers para sa akin. So, ganun yung gagawin ko para lang maka-attend ng course. Pero pag nagkasunod-sunod yung calendar na yan, then yun ang magiging problema ko. That is the reason why rin na nawala ako dun sa instructorship. Okay? Kahit na yun nga, parang sinasabi ni Coach Aris na nabigyan ka na, naging official ka na ng AFC for C. Diba? Ako yung first female instructor for the Philippines, no? As a female instructor. So, kaya lang, ang naging challenge ko is how to balance yung instructorship, yung teaching sa courses and yung pagiging teacher ko sa school na tinuturuan ko. So, that was the problem. So, Coach Buda, ewan ko, Coach Mike, Coach Buda, no? Gusto kong ipasok kasi ito rin yung parang hirit ko kay Coach Ake, ano? I think minention mo kasi yung teaching and ano, alam nyo naman nasa public sa DepEd ako, and gusto ko talaga sa puso ko na maging instructor, maging involved dyan sa nung simula kasi grassroots and then sumunod yung mga courses. Mm-hmm. And lately, nung unas, I really sacrifice, spend my time, di ba? Iniwang ko yung lahat-lahat dito to attend, and ngayon na nakasampa ka na, parang hindi nila binabalik kasi yung simple letter coming from the office, ayaw ng office. Ayaw nilang magbigay ng letter for excuse. Di ba? So, hindi ko ginawang excuse yon or rason, pumupunta pa rin ako. Kumbaga, sinakripisyo ko. And eventually, nabasa nila, madalas na akong wala, bakit ganito? So,
parang dito naman nila ako tatanggalin. So, binanggit ko yun kasi ikaw, minention mo yung ganyan, ano? Na parang may problema, hindi balanse. May ginagawa ka ng, eto na, ako rin, nakasampa na, even si Mike siguro, binabawian siya ng school. So, yun yung mga concern natin na hindi naman naririnig sa taas. Hindi naintindihan ng mga office kasi Coach Aris, ay ng office. Coach Aris. Diba? Coach Aris. Yes. I-rephrase ko lang, no? Kasi medyo ano rin yung idea mo, alam ko na experience mo yan. Hindi lang ikaw, but tayong mga nagiging mentors din, no? Coach Buda, siguro kasi yung nangyayari sa iyo, no? I mean, kaya naiipit ka four times kasi syempre yung situation mo sa work, no, sa Lasal. Matanong ko lang, no, maybe you can share right now na yung compensation ba ng office or ng as an instructor is nagiging issue ba siya? Kasi sabi mo nga nandun ka na eh, nakapasok ka na eh. So kasi syempre nandun ka sa point na i-risk mo ba yung work mo sa Lasal or ipapasukin mo tong ganitong challenge like being an instructor? Siguro maganda marinig din ng mga nanonood ngayon. Ano ba yung setup ng compensation? Is it worth it ba? Or syempre kulang ba siya dun? Diretso na, magkano? worth ba siya? Kulang ba siya? Kasi, okay. In terms of figure, hindi ko na ano siya. Kasi medyo matagal na eh. Alright? So, matagal na siya. Pero, in terms of compensation, I think it suffice. It will suffice, no? So, okay yung ano, yung compensation. Kapag ikaw ay single. Okay? Ang tanong, kapag Coach Buda, single ka ba? Four man! Yun! Ang tagal mag-isip ha. I-define natin yung single. Pero may jowa ka. No. May jowa. Meron ka bang girlfriend? Signal. Oh. Nawala yung signal. Nag-buffering ba? Choppy ka, choppy. Choppy. Choppy ng choppy bigla. Pero yes or no? Choppy. Ano? Shopee? Kasi hindi na ito. Bet. Kumaga, yung instructorship. Siguro yun nga, hindi ko pinili. No? Hindi ko pinili yung instructorship. Ang mas pinili ko is yung... siguro, hindi pa rin ako talagang decided. Yun lang. Hindi ako decided na I wanna pursue that during that time. Okay? I decided na not naman to focus, but andun ako sa ano, sa teaching sa Lasal at the same time coaching. Yun yung pinili ko. So pero again, if I'm given the opportunity to go back dun sa ano, sa coaching education, I will. Okay? Kaya, like I said, it's yun yung legacy mo, to be immortal kapag na-educate mo yung ano, yung mga coaches. Maraming challenges talaga. Yung pareho tayo ng mga sitwasyon, no? Pero you really have to sacrifice. Kung gusto mo talagang maging instructor for the Philippines or to be instructor eventually by AFC, then you have to sacrifice. You have to choose. But you really have to choose na kung decision mo talaga na, okay, kailangan ko i-sacrifice muna to kasi gusto ko maging instructor for PFF muna. Kasi yun yun eh, di ba? Ang first step dyan is yung youth, ano yan? Youth instructor ba kayo muna? Oh. Meron yan, di ba? May level yan eh. So, PYCC. You have to invest your time. You have to commit. PYCC. If you really want to, ang sa akin dyan, if you really want to be an AFC instructor, then you really have to commit. You have to sacrifice yung hindi kaya talagang ano eh, pagsabayin. Talagang may magsasuffer. Kasi hindi posible na pagsabayin. Kasi ang pag-teacher ka, may school calendar ka na fina-follow. And bawal ang maraming absent eh. Mare-red flag ka. Actually, ako na-red flag eh. Na-red flag ako doon sa school na pinagtuturuan ko. So,
Yun. So, ang ano ko dyan is, if you really want to be successful in the instructorship or to be instructor for PFF or for AFC, you really have to sacrifice. Yung So, Coach Buda, ititigil na namin to? Coach Aris. Coach Aris. Ano na, itong show nyo o yung ano? Alin ba yan? Hindi, pwede mo kasi ganda yan eh. Ang sa akin is, pwede mo pagsabayin. Pwede mo silang i-juggle. Pero hindi mo malalaman. Like, ang isang center, hindi mo malalaman hanggang saan ka. Kasi, palaging ano ka eh, parang, oops, wait muna. Yun yung experience ko. And I'm sharing it right now na, ganun, and Coach Aris knows. Yun naman palagi ang sasabi ni Coach Aris sa akin. A-attend ka. Tapos, mag-move forward ka, tapos mag-step back ka na naman, 2 steps back ka na naman. Para ka lang, para kang ano yun, pen-pen-disarapin, sumasaw-saw ka lang, tapos lumalabas ka. So, parang sinasabi niya, you really have to commit. Para malaman mo kung hanggang saan ka. Yun yung sinasabi niya palagi. Para, Coach Buda, kasi nabanggit mo, no, kasi kanina sabi mo, red flag. Red flag. Yeah. So, yung red flag mo, doon sa Lasal, yung ba yung point na inisip mo mabuti kung worth it ba na dito lang ako sa pagiging instructor? Okay. Nag-continue pa rin ako. No. That was not the point na nag-step back ako, nag-pull out muna noon. Kahit nag-red flag ako sa school na yon sa Lasal, no, I still find ways na I can go around doon sa red flag na yun. So, mas pinagbuti ko yung pagtuturo ko, naghanap ako ng paraan. Like I said, maghahanap ka naman ng paraan pag gusto mo talaga. So, hindi yun yung reason kung bakit na nag-pull out ako sa instructors. Yung pagiging red flag ko. Ayos. Iba talaga. Nakaka-relate na naman ako, Coach Mike. Eh. Actually, kasi ikaw rin, di ba? Actually, Coach Buda, na-experience ko siya. No? Na-share ko to kay Coach Aris. Yung situation na sinasabi mo. No? Because when yung sa school, nung time na nabigyan din ako ng opportunity, last year, magsa-start. Hugot ka na naman eh. Hindi. Ako na, bilisan ko yung kwento mo. Hindi. Para yung boss mo, inaway mo, di ba? Nag-away kayo ng boss mo, sinagot mo. Ngayon, wala na yung programa. Di ba? Yun, o, ano, tapos hindi, na. Coach Mike, ako, ang advice ko lang, you should make friends, not enemies. Yun. You should build bridges. Yun para, pala. Ang, diba? Coach Buda, ang question kasi, Buda, yung red flag ba na yun, pag-ibig ba yun, nagpa-stop sa'yo? Lagi mo kong iniiwan dito. Puro course yung pinupuntahan mo. Di ba? Nasasayang yung happy moments natin. Ganun ba, Coach Buda? Wala ginalaman dun yun. Professional. It's a professional choice. Dun sa ano? Coach, ano, ano? Coach Aris. Yes. Wait lang. Kasi I will clarify, ha? Hindi totoo yung sinabi ng partner ko, ha? Ano doon? Joke lang yun. Coach Buda. Yeah, baka nanonood eh. Ang nangyari doon, sinare ko na rin yan sa'yo. Ang nangyari lang doon is of course, kailangan ko raw mamili. No, but at ang sinabi ko lang, at the end of the day, ang sinabi ko lang, I'm just looking forward to this opportunity na makapag-share ako ng knowledge ko sa mas marami pang coaches na matulungan at may develop yung Philippine football. So, I give up the decision sa kanya. If you want me on in the school... Ano, ito naman ang sa akin. Para coach, ito yung ano, sa... to be instructors for the federation, 'di ba, yung coaching education. Ang naiintindihan ko, 'di ba, naiintindihan ko na ang bottom line niyan is hindi natin mag-give up yung isang bagay because kailangan natin mabuhay. 'Di ba? Kasi ang realidad naman
yung compensation na makukuha mo right now is will not be enough. Diba? Yan naman yung totoo dun. Kaya, kumbaga, tama ba ako, Coach Mike? Coach Aris? Or, ano? Tama, tama. Coach, pero, gusto ko rin... Coach Buda, siguro yung lifestyle kasi, no? You have to consider the lifestyle also. Yeah. Ang mangyari nga is, yun nga, ang para hindi, kumbaga, kung nakikita ng office ay ikaw ay possible instructor, diba? Potential instructor ka. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi, parang, oo, nangyari sa akin, umoo ako pero nag-pull out ako. Okay? Nahiya naman ako dun sa office with regard to that kay Coach Maro kasi Coach Maro is the isa yung head ng ano, di ba, ng coaching education na I agree doon sa ano na yun, sa schedule na yun, but I had to pull out because I had an important yung you have to sit down with all your instructors, impossible instructors na ito yung schedule natin for the year. Okay? Ito yung schedule natin for the year. So, sino yung pwede kumuha, ganyan. Parang naka-plan out na para hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi yung parang 2 months or 3 months before saka mo lang makukuha. Mas magandang ahead, mga 6 months before, di ba? Makuha mo na yung schedule mo para mapaplano mo na talaga lahat. Mapaplat mo na. So, para hindi tayo nagkakaroon ng problema. Para, you can, parang may advance, ano ka na, magpapaalam ka na in advance doon sa mga schools or doon sa work na pinagtatrabuhan mo. Ngayon, pag hindi ka pinayagan, yun lang. Di ba? Yun lang talaga ang problema. Dapat ang ano doon is kailangan yung boss mo, kailangan is ano eh, kailangan sports minded. Kailangan yung boss mo is into football also. Para I guess supportahan ka. Yun eh. Yun ang reality. Yung coach, yun ang reality, coach Mike. Kailangan supportado ka talaga. Pero ito ano, Coach Mike and Coach Buda. Parang lagi na lang tayo yung nagsasacrifice eh. Lagi na lang tayong coaches pa yung kumbaga umaasa na sana ba may boss na nakakaintindi. Yung laging ganun, di ba? Pero kung titingnan natin, bakit yung men's team nakakakuha naman sila ng budget for a coach na full-time, di ba? Bakit tayo dito sa baba lagi na lang tayong nagsasacrifice? Pero ang nakikita ko itong government, if the government will really use or utilize yung mga existing na ano, like kami na teachers, marami namang teachers na coaches na eh, di ba? And we are being paid by the government, dapat yung mere excuse letter, dapat ano na yan, given na dapat yan eh. Tapos, yung support ng ano, kasi kung private, yung payment nyo, yung salary nyo, coming from the students. Ng issue ito, di ba? Coach Buda, hindi ka dapat mamili. Kumbaga, given dapat na ikaw na mismo ay isang top instructor, top coach, pinaghirapan mo naman yan, bakit ganito na pati ikaw na andyan sa taas and mamimili ka pa? You still have to be practical para, di ba?
unlucking pride natin ano dito. Malaking ano 'yun kasi hindi naman nakikilala yung Pilipinas pagdating diyan. And even our mentor, meron ding time na na-nominate siya bilang isang coach ano eh, 'di ba? May recognizing body na nag-ano. So coach, i-share mo naman yung time na 'yon, 'di ba? Nakita ko, sinare-share pa namin sa Facebook yun eh, nung lumabas yun. So, nakaka-pride, nakakataba ng puso na ikaw, ikaw mismo, lalo ka na, di ba? And sure. Kami, nakakilala mo, very proud kami. Ikwento mo, i-share mo, bakit kaya? Meron bang time na, ano? Proud kami na pinakitaan mo yung mga, ano, or ano sa tingin mo, Coach, Lelet, para yung mga aspiring coaches din. Buda ako, Coach Buda. Oy! Coach, oy. Leticia yung naisip ko eh. Coach Buda pala. Red card ka, ha? Humahaba na ang gabi. Red card ka. Oh, i-share mo yung ano na yun. Yung moment na, wow, AFC, ano. Sige, Coach. Coach Buda. Coach Buda, ah, Coach. Bago, ka, bago ka pumasok do, may share mo yan. Masasabi ko sa lahat na nanonood ng Football Life, okay? Makinig kayong mabuti kasi maririnig nyo ngayon yung history kung bakit siya na-nominate. Okay? So, pakinggan natin ha, kasi history talaga tong taong to. Yun! Go! Oh, lupa na! Go, Idol! I was shortlisted noon sa AFC for Coach of the Year. Ang isa lang naman ang reason nun eh. Isa yung main reason nun kung bakit ako shortlisted. Because of the performance for the Asian Cup noong 2017. So, yun, doon naman binibase palagi yung ano eh. Yung ano, yung ano na yan, yung nomination na yan. So, shortlisted ako because of my our performance. Yung performance ng team during the ano the Asian Championship qualifiers na ginanap sa ano sa Tajikistan. So that is the reason why I was nominated or shortlisted sa Coach of the Year award. So yun lang ang ano noon. Mabola lang si ano si Coach ano si Coach Mike. But that was the main reason why I was ano part of the shortlist. Because of our performance in Tajikistan. For that was history eh. So history siya na first time na Pilipinas mag-qualify for Asian Cup. So kumbaga malaking ano yan, malaking puntos 'yon. So again, it was an honor, it was a pride for our country na to be part of that shortlist. Coach wow. Buda, Coach Buda, syempre sabi mo nga history siya, no? First time. Hindi siya ganun kadali kasi considering yung pinag-usapan natin prior mo sinishare ngayon eh. 'Di ba? Considering yung mga pinagdaanan mo, yung mga challenges mo. So, para na-achieve natin siya Coach Buda, pwede mo ba i-share na aside doon yung preparation nyo? Gaano katagal ba nagsimula 'yon? Hindi siya again like I said, hindi matagal lang ano, ang preparation always ang for the women's, I'm talking about for the women's. Hindi, yung time namin na umupo or naging part ng national team. Time, no, to prepare, okay? Para magawa mo lahat. Like I said, 3 months, meron ka lang ganun kaikse. Ganun lang kadalasan ang ano. If you're given 6 months, yes, good yan. Pero most of the times is ano yan, 14 weeks. You're given 14 weeks. So, hindi, like I said, hindi easy ang mag-handle sa women's. Okay? Kasi, again, you're not given an ample time. Hindi yung kaparasang time nila Coach Maro, ni Coach Plagi. Talaga, all year round yung ano yung preparation mo annual yan eh, di ba? So marami kang pwedeng i-adjust, magawa ng paraan, hanapan ng kumbensyon. So it was not like I said, hindi siya mahabang preparation.
So, yung team but na yun is ano eh. Are you saying it's more difficult right now kumpara nung time nyo na ano? In terms of preparation. Or you're just referring sa experience mo? Yung experience ko kasi nung time, no? Ano yan okay. Eh? Buong taon, nagmeron kang ano, meron kayong training. So ano sa? So regular yung training nyo, regular na naka-base ka sa ultra, di ba? So, okay. Yung time namin ngayon as coaches. Hindi na ba siya pwede mangyari, coach? Yung gano'n na nangyari before? You yan just yung, have to ask. Pwede mo i-ask. You have to ask the federation. Oo, yan yung magandang tanong eh, di ba? Kasi you have to ask the federation. Pero anyway, so yun nga, yung sa ano, hindi mahaba yung preparation. But then, because kasama ko na yung mga girls na yun, yung women. They were part already of yung 2016. Naging kasama ko na sila. So, nakita ko na sila. Actually, kung babalikan natin, no, yung 2017 was history. Historical yun sa women's football. Or sa football, okay? Sa Philippine football. But actually, I also, may opportunity tayo nung 2013. Going back. Kasi nasa picture na ako ng women's nung ano, nasa 2011. No? So 2013, we also had the opportunity to qualify for the Asian Cup. So unfortunately, ano yan eh, strong contender rin yun, yung 2013. So yun yung first natin. Tapos ako yung, eto, yun nga, given it, nakapasok tayo nito 2017. So yung 2013, mas mahaba yung preparation na yun. Think, they were able to go out of the country. I think ang base nun is nasa US, if I'm not mistaken. Andun sila. They were able to train outside Manila or outside the Philippines. Overseas sila. So, ano yan, powerhouse. I saw it. So, I was part of the coaching staff during 2013. Powerhouse yung ano na yan. So, I think yun yung isa sa mga longest preparation ng women. Tapos, again, yun nga, 2017, maiksing preparation. Ang hindi madali, no? Hindi madali, again, para sa mga babae na maiksing panahon mag-train. Kaya lang, ang advantage yun, dahil magkakasama na sila, dahil palagi silang nakikita sa mga tournament, sila yung tinatawag. So, makikita, cohesive na sila. They're united, kumbaga. There's team chemistry. So, yun yung nag-lead ng ano, nag-lead doon sa success ng ano. Ng 2017. Coach Buda. Qualifier. Coach yes. Buda, kasi na-mention mo yung mga, itong mga history, no? Nabanggit mo ngayon yung mga nangyari before, no? Mapasok naman tayo sa history nangyari last year. Yung 2020 SEA Games. So baka pwede mo naman ma-share sa amin kung ano yung opinion mo. I mean, ano yung observation mo, nakita mo, sa national team natin. Specific. Nandun ka, di ba? Women's. Okay. So, yung said, so, part ako ng technical study group nung, ano, last SEA Games that was held here, of course, so sa Pilipinas. So, sayang. Nakakahinayang yung ano na yun. Again, nakakahinayang yung SEA Games na yun. My observation, wala naman tayo dun sa team, no? Always observation lang natin from the outside, yung technical study group. So, ang composition ng technical study group, nandun si Coach Elio, okay, si Coach Joyce, si Candice Gray, even yung asawa ni Candice assisting, si Eve, and then you have Coach Joe, Kim. And then Coach Kim. Yeah, kami. Alright? So, then of course, ando si Coach Marlon, ando rin si Coach Ari. So, based on our observation, yun nga, sayang yun, ano, yung ano na yun, yung SEA Games na yun. Remember, we had an interview. Di ba, nag-interview tayo ng mga coaches, no? Yes. So, dun sa mga interviews sa women, no? We're able to talk lahat ng mga coaches. Yung ano, yung top three. So, you have yung Vietnam, yung Thailand, and then yung Myanmar. So,
lahat sila was rebuilding. Yung team na yun was rebuilding. Makikita mo naman eh. If you follow yung ano, yung national team ng Vietnam, yung Thailand, at saka ng ano, you know that these are all young players. Ano yan? Rebuilding sila. And ang Thailand was ano, ang Thailand, new coach. Wala na yung babae. Wala na yung babae. And I know that coach, yung coach ng Thailand was the head coach also for the U19. So, sayang, hindi natin na-take yung ano, hindi tayo naging contender or hindi tayo naging part ng top 3. It is unfortunate na yun nga, hindi tayo hindi natin nakuha yung ano, yung pwesto na ini-aim ni Coach Lele to be part of top 3. I think in terms of yung observation natin base sa game. Sige. Yes. Go. Yung observation natin base sa game, no? Yung Philippines, yun naman ang ano natin, no? Yun ang ating pag-usapan. So, base sa observation natin, yung nakikita lang natin doon sa game. In terms of attack, parang it was, the attack was limited. Okay? There was no variation in terms of attack. Parang ang nakikita lang natin, it was like, it's just, isa lang yung target. Talagang minamaximize lang yung number 9. Ito si Bolden, di ba? So, siya lang yung minamaximize talaga. Unfortunately, yes, strong siya. Okay? However, there are moments or times na kung saan it's a 2 versus 1, it's a 3 versus 1 situation. So, lacking in terms of support. So, parang, like we said, parang, we lack the variation of attack. So in terms of Coach Buda, example lang, rewind lang tayo pagbalik dun sa situation ng SEA Games. Hindi ka TSG. Example lang, nandun ka sa staff. Okay, example lang ha. So ano yung bulong? Sabi natin, ano yung bulong na pwede mong ibitaw on that situation? Ikaw yung angel dyan sa gilid. For sure, maraming bumulong doon. No? Maraming bumulong doon. If I was part of the coaching staff, again, of course, Coach Lelet has her own philosophy. Diba? May philosophy yan eh. May concept of play yan. So, I would suggest, of course, I would suggest kung ano yung sa tingin ko. But at the end of the day, it's always the head coach decision. Diba? What will work and ano yung tactics na gagamitin niya. Coach Mike. Kung gagawin ko, kung sasabihin, I think that we lack yung build-up sa ano, no? Sa likod. And then, basically, when we are in red in the attacking third, yun nga, kulang sa support. Ah. So, middle third, attacking third. So, doon tayo nagkukulang. Palaging numerical superior yung kalaban. So, I think we need to push it forward, yung mid natin, even our backline. So, yun yung ano, siguro, yun, that would be a suggestion. Okay. Yun ano, maganda tong pinag-uusapan natin. Ano, although, medyo parang sinisingle out natin, pero kung titignan natin talaga, ang gusto natin dito is we go into details tapos himayin natin. We go outside because we wanted really our national team to prosper quickly. Yes. Alam nyo naman nung lumalaki tayo, even nung 1990s, narinig ko na yan. Bata pa lang ako, elementary. Laging sinasabi ng mga officials na women's talaga ang pag-asa natin. Nalala ko, elementary ako, high school, hanggang ano, yun yung different coaches, different officials ng football. Coach Aris, laging ganon. Coach Aris, nabanggit nga ni yes. Coach Elmer kung tinatanong niya, siguro baka masagot ni Coach Buda kung makakapasok daw po ba tayo dun sa 2023 World Cup sa Australia. Yun nga. Ang sagot ko dyan is ano, before we
siyempre, walang bayad ang mangarap, di ba? Walang yep. bayad yes, mangarap. Yes. Okay, so, of course, free ang mag-dream. Pero bago ako pumasok ng World Cup, bago tayo pag-usapan ng World Cup, I would, of course, yung 2023 is very short. Kasi kung titignan mo, di ba, ang Japan, meron silang 2005, yung dream nila. Di ba? Meron silang ano, commitment na nag-start ng 2005 dream na parang 50 years, tama ba, if I'm, again, correct na, 50 years yung program na nila bago sila maging manalo ng World Cup. So, ganun katagal. Ganun yung proseso para either manalo, no, bago nila mahawakan yung World Cup o yung ano, yung yun nga. So, yung 2023 na sa Australia. Honestly, it's ano, it will be possible if siguro mag-usap-usap lahat ng association or yung at magkasundo kung ano yung gagawin at magkaroon ng klarong programa. Pero for me, what is more attainable is yung SEA Games. Ay bago ako mag-dream sa World Cup, kuhain ko muna yung region natin. Yung region natin, SEA Games muna ako. We have to kailangan manalo muna tayo. Kailangan maging contender muna tayo o maging top 3 tayo sa region natin before I push through with the World Cup. Bago ko isipin. Of course, nasa ano ko yan, nasa mind ko ang World Cup. But then, dito muna ako sa region. Kuhain ko muna yung ano, yung trophy doon sa Southeast Asian Games. Yun. Si Coach Buda, ano yan eh, realism, di ba? Oh. Parang realistically gusto mo yan. Pero ito nga, if we want to be ano, maging I think more attainable siya. Attainable siya. Ah, oo, given that. Pero ito ano, kasi yung balikan ko lang yung sabi ko nung 1980s na narinig ko, women's yung pag-asa. So, ang tagal. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano. So, meron talagang kulang. Yun, yung mga nagtuturo sa grassroots, we have to be proactive. Na kung ikaw ay coach, dapat isipin mo, national coach ka na. Ano yung gagawin ko? So tayo na dumaan dito, like si Coach Buda nga, issue pa niya yung sa school niya. Di ba? Andyan ka na nga sa taas, ganun pa rin. So may problema talaga sa atin. So ito, sa women's lang tayo, hindi ko nabanggitin yung men's, ano? Sorry. I think ang ano doon is, like I said, no, hindi naman, kasi ang government really, ano yan eh, parang sasabihin nila, you have to prioritize talaga. Teaching ka ba o coaching ka ba? Pero swerte mo kung meron kang, ano ba dyan, yung supervisor mo, di ba? Usually, pag supervisor is into sports, understand kung ano ang kahalaga ang sport, papayagan ka yan, di ba? Ganun siya eh. Di ba? So, ano dyan is, ang palagi lang sa akin sinasabi ni Coach Harris, no, na ang naalala ko is, sometimes you just have to sacrifice. Yun eh. Kahit na, I was given the opportunity na maging ano, i-continue yung instructorship sa AFC. Pero, hindi ako nag-sacrifice, hindi ko gin-give up talaga yun. Yun yung pinili ko. Yun yung decision ko. Pinili ko yung ano, pinili ko yung teaching at pinili ko yung coaching on the side. Hindi ko pinili yung ano. So, it's really your decision kung ano yung gusto mo. Kung ano gusto mo talaga. So, parang sinasabi nga ng mga mentor natin na hindi ka pwedeng half-baked. Kailangan, pag ito ka muna. Anyway, yung yan, ganyan nga, inano mo ulit. Anyway, hindi kasi natin control yung ganun eh. Coach. So, why not ang pag-usapan natin, yung kontrolado natin, ano ba yun? So, ang tanong, yung feedback natin sa team, sa coaching, di ba? Let's say, na-mention nyo, may problema tayo sa 1v1, 2v2, yung ganun. Kaya,
kaya siguro hindi rin natin nako-correct sa baba kasi yung detalye na yon hindi natin ina-identify, hindi natin sinasabi talaga anong issue. Medyo nasaktan nga ako nung may presentation kasi yung kasama natin sa women's na futsal is parang futsal daw, hindi siya tumutulong sa programa ng women's. Kasi nga, futsal yung nasa DepEd, di ba? So, doon ako nag-react. Umugot na naman yung partner ko talaga. Oh. Ikaw, umugot ka na naman. Hindi, yun na nga. Control natin ito, ha? Because we are, yung viewers natin, mga coaches yan, mga players. So, ang issue is 1v1, 2v2. And SSG naman yung tinuturo natin, small-sided game, di ba? So, when we go down, medyo may issue pa rin doon sa idea na yun. So, ang atake natin siguro, yung control natin na coaches, itong podcast na to, dapat pag-usapan natin yung point na yun, na ano ba talaga? Paano natin matutulungan yung SEA Games na yun? Kasi mangyayari na naman, babalik tayo, iikot tayo, biniblame natin yung head coach, biniblame natin yung office, biniblame natin yung support ng government, di ba? So, why not ito? Control natin kung ano yung problema. Technical. Yung tactical, susunod na lang yan eh. Di ba? So, Coach Buda, ang tanong ko, ikaw mismo, andiyan ka sa ano yung pwede mong i-correct doon sa women's program na kaya mong kontrolin? Di ba? May coaches kami, tinanong, ang sabi nila, one system. Si Coach CP, sabi niya, dito sa Canada, one system, dapat ganun din dapat, 'di ba? Si Coach Maur naman, actually medyo lumilipad yung sagot niya. Coach, si Coach Anto, ito naman no, si medyo Coach, oo. Si Coach Anto meron din siya. Pero medyo hindi siya tugma dito sa national program natin, 'di ba? So Coach Buda kasi sa women's tayo, 'di ba? Kung ikaw mismo, although ikaw na talaga, andiyan ka na eh. Ikaw mismo, sa tingin mo, based doon sa SEA Games, based doon sa experience natin, yung youth program, anong i-improve natin? Ano yung i-implement natin? Di ba? Wag mo nang kalimutan mo na yung office. Wag na tayong mag-finger point. Ano sa tingin mo kaya yung gagawin natin para mapabilis na natin? Mahaba. Balikan lang natin yung sa SEA Games. Simplify mo. Balikan ko lang yung sa SEA Games. Oh. Yung, yes. Again, yung observation sa SEA Games was yung variety of attack. Ang again, tayo yung nanunod lang, nakikita lang natin. Diba? Hindi natin nalalaman kung ano yung instruction ng coach. Probably there was an instruction from the coach na magkaroon ng gantong taktika or we have to change our play, ganun and so on and so forth. However, again, yung nag-execute. So, hindi natin alam talaga, di ba? Probably, there's a plan, a different plan. However, again, yung execution doon sa field, di ba? Baka nag-iiba. Minsan, ganun, ano nangyayari, di ba? So, base lang naman yung sa nakikita natin. So, ano yung babaguhin natin sa women's para maging successful tayo sa SEA Games? Kailan ba susunod na SEA Games? 2022. Tama? Diba? Two years from now. So, hindi, proseso siya eh. Proseso siya. Okay? Yes. It's a process. So, kailangan natin munahin yung women's development, yung youth development. Diba? Kailangan muna natin mag-produce. Kailangan muna natin, from the grassroots, diba? Yung binanggit mo. So, sa grassroots, kailangan natin, kailangan madaming participation ng girls, di ba? Ilang million tayo. So, dapat, ang bawat association is mag-produce ng maraming girls para makapamili tayo. From there, di ba, magkakaroon ka ng youth. Di ba? So, kailangan, meron na ba tayong, wala na ako masyado, hindi ako up to date eh. Meron na ba tayong mga training centers? May yung football for excellence, di ba? O yung mga academies, yung club. Dapat, yung mga youth, dapat yung programa natin should be united. Kumbaga, there is a common ground. There should be
yung philosophy, dapat kumbaga yung federation o yung kung sino man yung nakaupo o nakaupo sa federation, sa technical department, dapat una is ano eh, magkaroon na tayo ng philosophia. Diba? Philosophy. Ano ang philosophy ng Philippine football? Sa women's or sa men? Diba? Paano maglalaro ang bawat Pilipina or bawat bata? Diba? So, there should be a philosophy. There should be a system that is parang for the Filipino, for the Filipino football player. Okay? So, dapat ganun. So, yun yung proseso para makapag-produce tayo ng players sa seniors. Diba? So, meron kang youth, magkaroon tayo ng structured program. Kasi ang nangyayari, babalikan ko, diba? Yung tinanong sa akin na kung saan is yung mga coaches mo ba is the same coaches kapag may bago kayong competition. Unfortunately, hindi lahat, diba? Kasi, again, like I said, nagkakaiba because hindi sila magkakumi. Pero kung titignan mo sa ibang bansa, diba? Kung titignan mo sa ibang bansa, kapag ang isang coach, kapag ako pinili mo, bit-bit niya kadalasan yung lahat ng coaching staff. Yes. So, advantage yun, diba? So, advantage yun. to be successful in that campaign. Pero ang sinasabi natin, para maging, it should be by design. Kailangan mag-design tayo kung ano ba, paano ba maglalaro ang Pilipino or ang babae. Kailangan malaman natin yung DNA. Paano ba maglaro ang Pilipino or ang babaeng, ang Pilipina, diba, sa football. So, you have to design a program that is really appropriate for a Filipino player. Coach Buda, since na-involve ka naman dun sa, of course, sa PFF nga, no, na as instructor as well as national coach, nagkaroon na ba ng discussion about this? Yung binabanggit mo ngayon? Na kung paano maglaro ang... Pero I don't know kung na-share ba 'yon, na-share ba 'yon sa lahat ng mga coach. I really don't know. Pero I think that was the first step. Meron siyang philosophy. Hindi ko lang ang kasi ang ano diyan is napakadami natin, 'di ba? Ilang million tayo. Pero are we open to accept yung philosophy na binibigay ng technical department? 'Di ba? So are we really accepting na, oops, itong pinalabas na ano, ni Coach Harris, will we accept? Or we still find our own? Of course, you common ground. Kumbaga, may foundation tayo. Ganun ang ano eh. Yung foundation, doon tayo dapat magsimula para yung susunod na SEA Games o yung mga susunod na competition, kumbaga, alam natin na masasabi natin mananalo tayo or magiging contender tayo. So, it's by design. It's not by chance. No, mananalo tayo. No, makukuha natin to. Yung ano, no, kasi na may mention, so for the information of our viewers, coaches, players na andito sa Football Life, yung philosophy po kasi
Very important 'yan. Tapos dapat na i-share. So ang Philippine football ano, ang philosophy natin ay play to win. So yung keywords doon is win and then dynamic. Dynamic football and aggressive. So yung dynamic meaning flexible tayo. So hindi lang siya nakabase dito sa isang pattern. So dynamic meaning papalit-palit yan tapos aggressive tayo. Combination na siya ng possession saka ng direct play. Attack. Oh, yes, direct or possession. Yun yung ano. So these things, ito nga yung mga pinopoint natin na hindi siya na i-share. Kasi limited nga, you have to attend the course. Pero right now, with social media, maganda itong ano pala, ginagawa natin kasi mabilisan siya, tapos direct, ano? So, dapat alam natin, lahat ng Pilipino, lahat ng coaches, okay? Football, futsal, women's, yung follow-up ko sana, Coach Buda, yung sa gender eh. Diba? Coach Aris. So, Coach Aris. Wala dapat barrier. Coach Aris. Yes, Coach Buda. Coach Aris, Coach Buda. Yes, Coach. Coach Mike. Kasi na mention mo yung ano no sa filosofiya. I think na-share naman siya, but yung I agree with Coach Buda on how Philippine football or the setting of other coaches from Luzon to Mindanao to accept no gawin yung philosophy na binibigay ng technical department. No, I think parang ganun yung kumbaga parang yung sa Germany yung nabanggit ni Coach Anto na in-embrace ng buong professional clubs yung philosophy. Not only Germany. I think yes. Ang Japan. Ang, yes. Kasi, kumbaga, ang ano mo, ang sa akin, ang role model ko is not European or outside. I will just base it in, sa akin, would be Asia. Kasi, malapit tayo, kumbaga, parang, ang ating, ang structure natin, ang physical, ang physique natin is almost the same. Diba? So, kailangan natin, yun nga, like, kumbaga, we have to be open. We have to, parang we have to be, we have to be open, no? Na i-accept kung ano yung tinitrickle down from the office. Diba? So, create your, ang advice ko is, we have to create our own philosophy. At the same time, kung ano yung filosofiya ng buong federation, no, ng football, no? We have to work around with that ano philosophy. Ano yung style of play? Kasi di ba parang ang isang bata kapag nagbago na yung formation, di ba? Kanina ang pinag-uusapan niya yung communication sa senior sa men's team, di ba? Nagkaroon ng problema sa in terms of communication because hindi na iintindihan, di ba? Ang communication. So alam mo pag umattend ka ng course minsan, but this is a course, iba naman siyempre sa mga training. Pero sabi nga nila, kapag ikaw ay football player, naiintindihan mo, kahit minsan hindi, ganun ka galing magsalita. Kasi we can always demonstrate. Diba? Yes. Kung if you're lacking in terms of communication, verbal communication, then you can always show kung ano yung gusto mong makita or anong gusto mong gawin ng players. Hindi kadalasan, diba, I had the opportunity to go to China. Watch yung Evergrande, yung kay Marcelo Lippi na training, nung siya pa yung ano, yung head coach. Meron siyang interpreter. Pero minsan ang interpreter kung hindi mo trusted, hindi mo kakilala, mami ako ano-ano rin yung sinasabi niyan, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka pa rin sure kung kapag hindi mo trusted yung interpreter. So what I'm saying is sometimes you don't have to, even though you're lacking in terms of verbal communication, you can always demonstrate. You can always show kung ano yung gusto mong manya. So, yun. Coach Buda, Coach Aris, na may napapansin ka dun sa picture na to? Huh? Sino yan? Ay, sa likod. Meron eh. No? Ayun o, nasa likod. Si mentor ba yun? Mentor, nasa likod o, si mentor. Oh, yun ano, ang sarap, yun, may nag-comment kasi dito, philosophy, ang daming filosofo,
'di ba? Eh ang maganda sa ating Pilipino, tayong mga Pinoy kasi ano tayo eh, mautak, tapos 'yan, pilosopo, tapos palabiro, yung mga ganun. And I think yung philosophy na 'yon, it's good na meron na. And from there, i-develop natin. From there, yun na mismo yung iikutin natin. Yung guide eh. Yes. Yun na yung guide natin. Guide. And then, kasi yun, ikaw mismo nagsabi, process yan. Lahat, proseso yan eh. And dun tayo, and yung gender na minention ko kasi, hindi dapat, uy, sa babae, iba yung philosophy. Sa lalaki, iba. Sa ganito, iba. So, kung tayong Pinoy, di ba? And si Coach Maur sabi niya, we are, i-avoid natin yung mag, mangopya, copy paste, di ba? Ang halimbawa nga niya is it's better you follow yung Uruguay daw. Although kasi taga Uruguay siya. Kasi yung evolution kung paano bumilis yung ano. Coach Ari, so, ang point ko doon is yung futsal na naman, ibabalik ko ano. Coach Ari, yung futsal isabay natin sa football. Yes. Ang hinighlight kasi ni Coach Maur doon sa Uruguay, no, ang ine-emphasize niya doon, Coach Buda, kung mapapansin mo, is yung facilities na meron sa Uruguay is walang pagkakaiba dito sa Pilipinas, no? So, ang hina-highlight niya doon, yung kaya nating gayahin yung sistema na meron sila. Kasi, hindi naman kailangan naka-turf. Diba? Hindi naman kailangan naka-turf. Pero, kaya natin mag-training kahit ganito lang yung setup. Kasi in terms of facilities. In terms of facilities. Sa Uruguay, like, kasi, sa Uruguay kasi kahit saan lang daw sila eh. Alam mo yun? Kahit saan lang. Gusto ko rin i-direct kasi doon sa keyword natin na dynamic football. Ano? Na parang yun. Pag nagtuturo tayo, dapat doon na mismo. And alam nyo, ewan ko kung napansin nyo rin, kasi I've been to course, punta-punta ako sa mga courses, and yung C noon, very, very, ano, limited, kasi dito ka lang sa coaching points, and then doon ka lang sa SSG, and then yung B natin, nasa 11 aside, and then yung A, philosophy, tapos game, ano na yun, tactical analysis. Inisip ko nga, kung yung A na yun, itapon na doon sa baba, yung tinuturo natin dito sa baba, kumbaga, kasi excited akong mag-attend ng A license para maintindihan eh. Si Coach Buda, nag-attend na yan ng pro eh. So inisip ko, yung mga natutunan mo sa pro, inihimay mo na dito sa baba sana. Hindi yung like ako, sa DepEd ako, merong kaming curriculum eh. Diba? Yung tinuturo mo sa elementary, doon ka lang. Sa high school, inuulit mo lang pero higher level. Sa college, dito na yung makikimatitest eh. So similar sa course natin, ang punto ko, itong philosophy, dapat dito sa grassroots pa lang, andun na. Kumbaga, tinatapon na natin pero not totally yun yung ano. Di ba? Hindi ko sinasabi, nagsisik ako ng ano nyo, opinion nyo. Siguro, Coach Aris, yung opinion mo about yung sa philosophy, siguro yung philosophy on that early stage, possibly the mentor or the instructor in charge can feed muna. Especially kasi doon sa category na to, nagsisimula pa lang yan eh. Diba? Nagsisimula pa lang siya. So we have to highlight na ito muna yung kailangan mong matutunan. Pero yung sinasabi mo about sa philosophy, possibly the instructor can feed first. 'Di ba? Kasi hindi pa niya kaya. Ayun na nga, oo. Gawin yung kanyang filosofiya. Siguro gradual. I think tayo pwede na tayong ano eh. And the Pinoy ano na siya dapat ano yung term sa DepEd kasi ano yan eh. Localized na siya. Indigenized na siya. Kumbaga tayo kung mag-run ka ng course, let's say Coach Buda yung natutunan mo sa Germany, kung ano yung philosophy natin, Pinoy brand na, branded na yung tinuturo natin na direct doon sa philosophy natin. So that eventually, yung laro natin nakatutok doon. Yung tinuturo natin sa teachers, coaches dito sa baba, and then yung courses natin, kumbaga, branded na yan.
Di ba? Nagigets nyo ba? Although, iniisip ko lang yun, ha? And mahirap, ano, pero kung tayong tatlo, yes, coach. Yung last time na umattend ako ng, I understand, with Coach Harris, no? Ang what happened is, yung sa C, is ini-integrate na yung nasa B. So, unti-unti na. Yun yung, that was the last time. Parang, yeah. That was the last time I attended ang isang ng ano course, no? Na kung saan yung some of the topics na kung saan nasa B, ini-integrate na sa C. Tapos, yung what I know is, yung sa A naman, some of the topics, they bring it to B. Yes. So, kumbaga, kasi parang, kasi pag sinabi mo ang GRA, di ba, ano ba ang objective ng grassroots? Di ba? Kasi kailangan mo lang balikan muna ano yung objective ng grassroots. I think, yung you cannot integrate agad yung ano yung philosophy. Yes, yes. Pero dapat siguro ang maganda ay ibigay muna ng instructor. Kumbaga yung ano yung philosophy siguro ng Philippine football. Like ito yung idea. Hindi nga Coach Mike, tayo nga yung instructor. Kailangan ang gawin na lang muna diyan is I guess no. Kasi pinag-usapan na natin yung sa mga instructors, but then I guess sa tingin ko, dapat muna umpisahan ano yung filosofiya ng Pilipinas muna, ng Philippine football. Yun muna. Kasi, I know, dahil di ba nagkaroon ng election last year, so may panibago ng mga nasa technical department. Panibago na ano yan. Yeah. Di ba? Panibago na ang nakaupo. So, I think ang ano dyan muna is, first step dyan, again, for us to have results eventually, no, in the long run, is, again, upuan kung ano yung how would the men or women will play. Yung paano ba maglaro ang Pinoy? Diba? Coach Buda. Oh, kaya pala, ganito, ano? Coach Aris, Coach Buda. Kasi nabanggit mo, diba? Sabi mo may election, no? Meron na naman, may bago na naman. Mahina ba? Mahina ba? Hindi, mahina. Choppy ka. Coach Mike, ganito. Hindi. Ganito, ano? Kasi ang kaya pala, hindi tayo nag-i-improve kasi imagine yung philosophy natin hindi pala naiintindihan ng women's group. Hindi alam ng men's group. Iba yung, kumbaga, lutang sila. Yung grassroots, hindi alam. Sinabi ko na nga yung philosophy natin. Diba? Play to win with dynamic football. Yun lang yung keyword, sandali. So kung yun pala, meron na yun, klarong-klaro sa atin, edi hindi na tayo nag-aim. Manalo ako sa game na to. Nakastick tayo doon. Kumbaga, yung process na yon, pinoproseso na natin in a long term. Kahit matalo tayo, nakastick tayo sa philosophy, di ba? Yung tinuturo natin, naka-imbibe na doon. Para kung i-correct natin yung mali, naka-link doon sa philosophy. Natalo tayo kasi direct yung laro, hindi siya dynamic. Ito lang yung ginagawa natin. Yun yung isang napapansin ko, di ba? So kung dito pa lang, ikaw, Coach Mike. Coach Aris, katulad yan, di ba? Yung binabanggit mo, no? I mean, I don't know if Coach Buda will agree. Like, nagkaroon ng changes again sa department natin, sa office, di ba? Yun na nga. Yun dapat. So, paano yan? Kung no matter what, may bago na mapapansin. Yun yung, ganito. Kahit sinong pumalit dyan, pumalit. Let's say, sa Department of Education, ang vision. Meron na dyan vision. Kumbaga, kahit sinong pumalit na principal, supervisor, or DepEd, nakalagay na dun. Di ba? Nilatag na nga ng technical department yung philosophy natin. So, kahit sinong umupo dyan, tingin lang dun, and then follow. Sunod. So, lahat tayo. So, maybe dito, i-explain na natin. If we have one guest, meron tayong guest na very, very ano, and I know kung sino, na pwedeng i-explain niya yun. Di ba? Si Coach Buda nga, medyo yun, medyo naiintindihan kita kasi medyo ganun pa eh. Pero ang dami mong shinare. Pero napunta na tayo dito sa philosophy. Coach Aris. Although gusto natin sa women's lang. Coach Aris, sasabihin ko lang kay Coach Buda. I know may binanggit sa akin si Coach Buda about doon sa time eh.
But pasensya na coach, na-enjoy natin. Actually, na-enjoy ng lahat na nanonood ngayon yung usapan kasi marami silang napupulot sa'yo. Okay? So, sana. Marami silang napupulot sa'yo at marami silang nakukuha ng mga insights kasi yung mga detalye na binibitawan natin sa mga viewers na maintindihan nila kung ano ba talaga yung nangyayari ngayon dito sa Philippine football. Now, we are just sharing, no? I mean, the idea nung setup ngayon. But it is just going towards the goal na eventually na mag-i-improve tayo, makukuha natin yung vision natin na ma-improve yung Philippine football someday. Diba? Yun yung realidad. Yun yung realidad. Kaya tayo ganito kasi yun yung nangyayari talaga. Yeah. Pero okay, right coach, now, iba. Right now, yes. Iba ang ano natin, ang sitwasyon natin. Kasi nasa pandemic tayo, diba? So parang lahat naka-hold, diba? Buda. So parang yes, ngayon, yes. Bumabalik pa rin. Nagbabalik pa lang. Yes, so. Ipasok ko na yan, no, about sa pandemic na naiba to ni Coach Joyce yan. Ano daw yung pwede mong tips at advice sa lahat ng mga coaches ngayon regarding sa pandemic? Kasi coaches, walang trabaho, walang income. So, ano yung pwede mo i-advise? Baka meron na dyan, ayaw na mag-coaching. Well, una, stay healthy, no? You have to, ano, to stay healthy and, ano, keep fit. Yun yung first, no? Ang tip lang natin dyan is, ano eh, kasi ang trend ngayon, ang trend of teaching, okay, is yung ano, is through online, di ba? So, marami rin ako nakikita, marami akong mga coaches na nakikita nag-online, di ba? Ang tip ko lang dyan is, kailangan kahit, I mean, mahirap yung connection right now, di ba? Yan ang problema eh. Yung Mbps mo, di ba, Coach Mike? Kadala, ngayon, ilang beses ka nawawala eh. Pero ang tip ko siguro sa sitwasyon natin, no? Let's be hopeful. Let's be hopeful that this will end. Gawin yung kung wala kang connection, I think kung wala kang means to ano, no, to do online learning, right? You have to find another path, another way to earn a living, no? For those naman who have kasi yun yung realidad. Kung wala ka talagang, wala kang MBPS, wala kang connection, then you cannot really teach football, no? For those who have naman connection, you're lucky, no? Ang ano ko dyan, ang tip ko would be, kailangan quality. It should be quality, it should be short and quality training pa rin. Kasi pag masyadong mahaba yung session mo, na parang gusto mo yung parang yung usual training, no, na 2 hours or yeah, or 1 hour and 30, parang mas mahaba yun eh para sa ano, sa online learning. Keep it short. So mayari ilang drills lang, tapos you have to, of course, see, kanina sinasabi mo, Coach Mike, na habang nag-workout or habang nag-execute yung mga players, nag-execute ka rin, di ba? Good siya, pero I guess at start, no, at first, you have to execute, you have to show them yung certain, how to execute the yung technique. Pero once na sila yung nag-execute na, you have to, ano, you have to see so yeah, that you observe, can correct. Oh, you have to ano, you have to see them, all of them. Pero again, may ano eh, may mga poor connection. So again, ang tip ko for online learning is make it short. Quality, but make it short. Kasi parang pag uubusin mo yung 2 oras, parang hindi siya, I mean, for me, hindi... Coach Buda, kasi siguro ang siguro isang question ni Coach Joyce, if okay na, tapos na yung pandemic, example, baka wala na mag-coach, ano yung advice mo pa doon? Ah, yun ba yan? Okay, sorry, hindi ko naintindihan. I don't think so, na wala na magiging magko-coach dyan. Pag nagkaroon na ng
soon, hopefully soon, no, magkaroon na ng, ano, ng vaccine or ano tawag dito? Magkaroon na ng vaccine at mawala na sa face of the earth ang ano, ang COVID-19, di ba? A miracle. We're waiting for a miracle na mawala na yung ano, yung COVID-19. Pag nawala yan, naging clear yan, I don't think so. Babalik yan. Babalik yan. Pero, again, ngayon, titingnan na natin ngayon yung opportunity na pwede pa lang mag-train. Di ba? Using yung... Yeah, online. Yeah. Online, di ba? So, ngayon, may ano ka na. Meron ka ng... kapag, halimbawa, pag umuulan, di ba? Kapag bumabagyo sa sitwasyon natin, di ba? Ang kadalasan, stop ka ng training. Or, halimbawa, bago ka mag-training, a day before, meron ng ano, may announcement na. Di ba? So, ngayon, pwede mo na explore yung ano, exploit yung ano, online training. Di ba? So, yun yung opportunity na binigay sa atin nitong pandemic na to. Na ito explore yung online learning. Nagagawa siya. Yun. So, yun. Ang galing. Hopefully, nasagot ko yung kay Coach Joy. Ang dami mo nang shinare. So, actually, intro lang yun. Dito na tayo sa Love Life. Okay. Yun na lang okay yun. Okay na tayo. Sabi ka ulit eh. Sabi hindi, ito. Mayroong part ng ano, ng football life ano namin, di ba? Nanonood ka. Tinatanong namin yung wish, mga ganon. Pero ito, may twist. Ah, dahil special ka. May twist talaga. May twist, Coach Buda. Kung may wish ka, pero ako magsasabi ng option. So, ulit, ulit. Gusto mo bang may wish ka, di ba? Pero ganito, okay. Ang choice mo, magiging lalaki o magiging babae? Ah, may choices? Oo, yun lang. Okay, tapos, okay. Ang susunod doon, Sino ang magiging partner mo? Let's say, pinili mo, magiging boy. Siyempre, gusto mong partner, si Miss Universe, parang ganun. Pero i-mention mo kung sino. Kung girl, gusto mo si Piolo Pascual na maging partner, o ganun. So, pero si Piolo Pascual? Si Piolo? Hindi. Kung pinili mong maging girl, para naman, ayoko na mga options mo eh. Hindi, yung choice mo. Special talaga, ha? Oh, ang hirap ba? Oh, mas nahihirapan ako sa mga tanong nung ano eh. Outside the box eh. Oh, maging lalaki. Oh, ako nang sumagot sa first choice. Yung wish mo nangyari na, ikaw lalaki ka na. Sino? Ano ulit, ulit? Hindi ko pa sinasagot. Gusto ko maging, ayoko maging lalaki, no? Ay, ayaw. Happy. Oh, sige. Happy as this. Ano ka ba? Sorry. Sample lang yan. So, ano? Grabe ka talaga, female. Partner, ha? Female. I'm happy with happy. Men. Oh, follow-up, female. Pero, we okay lang ba? Okay naman, di ba? Right now, open na yung, ano, open na ang society. Sa Pilipinas naman tayo, di ba? So, you personally admit na ano ka na tibo ka, di ba? Coach Buda, choppy ba? choppy. Binabasa ko yung reaction mo eh, pero wala naririnig. Choppy. babae pala. Sige. Papasok muna tayo sa game natin, yung 5 fingers. Seryoso ba to? Ano? Okay, sige. Game na. Pero pwede mo sa... Coach Mike, ha? Overtime to.
Wala nang 90 overtime, minutes. Overtime na. Oh. Bilisan mo, Mike. Game na tayo. Ano ba? Buda, meron, namin. Meron kang ano, meron kang SB sa amin ni Coach Aris. SB. Ano yun? Mamaya, sasabihin ko. Laro yun na to. Ang daming biglaan dito, ha? Wala sa script lahat. Ano ba? Oh, ito. Inaantok na si Coach Buda. Ito yung game, Coach Buda. Yung game na to, explain mo na Aris kung ano itong game na to para alam ni Coach Buda. Five fingers, alam niya coach yan eh, di ba? So, five fingers sa coaching, di ba? Technique, tactic, physique, mental decision making. Ito, picture na. Magpapakita ng picture, i-explain mo. Yun. Ano ba yan? Ano? Antok na yung guest natin. Coach Mike! Nawala ba? Nawala. Eh, meron. May binura ate. Baka natakot sa'yo. Binura ko. May tinanggal. Loko, nag-delete ka, no? Huwag kang maingay. Kung naman, binubuking mo ako eh. Oh, 2008 yan. 2008. Naka-block ako dyan. That was the time na nagtatay ko namatay. 2008. Mm-hmm. Pwede ko yan. Ito ba yun? Ito na yun. Qualifiers. Asian Cup. Oo. Yun! Coach, dagdag ko lang. Ano si Coach Freddy sa team mo? Anong ginagawa niya? Joker. Ano yan? Midfield coach yan eh. Attacking coach. But on the side, you know, pag wala, well, on and off the field naman si Coach Fred will always be funny. Yun. Ano yun? Pampabuhay yun. Ng dugo. Yung kailangan marinig nila kasi alam ko. Coach Buda, si yun, handling a male coach, part of your coaching staff. So, hindi lang siya male. Siya head coach ko eh. Not head coach, but he was my former coach, di ba? Assistant coach din eh, ni Coach Maro. So, tama. Assistant coach ni Coach Maro yan. Working with the male coaches, yes. Hindi naman siya concerned because again, when I was playing, I was with most of our coaches. All our coaches are male. So, I know how to communicate with male coaches or yeah, male counterparts. So hindi siya concerned, hindi siya problema. I think again with San Beda also, lahat ng ako lang ang babaeng coach doon. No? So with the San Beda, so again work. Sanay ako dun sa environment na kasama ko lalaki. Sa NU, ganun ka na rin coach, di ba? Sa NU, ganun na rin yung setup. Yeah, oo. Oh. Ganun na rin, yes. So, it's not sa... nephew. Hindi ko... Gusto kong anak yan, pero nephew ko yan. So, ano... Kino-coach mo ba siya? Yes! Ano siya? Naglaro siya sa Per Ateneo. Pero sa ano lang, sa AFC, yung football school ng Ateneo. But hindi siya interesado, so... Nag-basketball bigla. Nag-swimming. Ito, yung... Cute. Yung picture na... Parang may lalabas dyan na magugulat ako, ah. Ito yung... Ewan ko dito kay Mike. Parang inuunti-unti mo ako, eh. Ito. Yun! No. Wait, grabe, ano ba yan? Ano yan? classmate ko yan sa 2011. When pumunta ako sa DFB. Iba yung akbay mo, coach, eh. Ha? Oo. Akbay mo. Girlfriend ko? Yeah.
Grabe ah. Yun ba yun? Pinalitan mo, Mike? Okay. Coach, Coach Buta. Coach Buta. I know it is opportunity na makapagpasalamat kami ulit sa iyo kasi sa oras, alam ko oras, may S yun ha, oras na binigay mo sa amin. Okay, na marinig ka ng football community dito sa Football Life. So, kung naibigay mo na yung wish, di ba, Coach Aris? Tapos na tayo doon. So, Coach Buda, yung para sa'yo, ano yung Football Life? Ano yung football para sa'yo? Ano ang football? Para sa'yo. Anong wish ko sa football? Ano yung football para sa'yo? Naka-wish na rin. Ang football para sa akin is what, ano eh, ito yung tumulong sa akin na magkaroon ng maayos na buhay. So from college until now, kumbaga ito yung bumuhay sa akin. Nakatulong sa akin kung nasaan na ako ngayon. So it is my bread and butter. Ang football. So if you have a wish, ano yun, Coach? My wish! Upon the stars! Alright! Kung may wish ka, Coach, yung gusto mong i-wish. Mangyayari dito, Coach. Meron kang genie kami dito. Lagi kami... Girl, hindi pa. Yung football para sa akin, ano yan? Daming lumalabas na message sa akin. Okay. Ang wish ko sa football. ang wish ko sa football sa isa-isa natin. So ang wish ko, ito yung I will take this opportunity. Kahit na mapanood o hindi mapanood, no. Pero dumadami ng subscribers. Oh, i-tag natin yung mga ano. sa Philippine football, best of luck, no. All the best. Kasi again, like I said, panibagong tao ang nakaupo sa ano. Yes, nakaupo sa technical department. So, all the best, no? Sana, I wish na magkaroon tayo ng ano, maging successful tayo sa lahat na susunod na ano, na competition. For the coaches, for all the coaches, I think, We should be, we should stay positive. Let's be hopeful. Ang isang DNA natin, di ba? Ang isang, kumbaga, ang Pilipino is always resilient. Di ba? So, yun. Never give up. Kumbaga, right now, mukhang malabo, hindi klaro yung mga nangyayari, di ba, sa football. So, may time talagang ganun eh. Pero, you know, meron namang mga bagay na kung saan ano tayo. Successful na tayo. So, let us be hopeful. Let us stay positive. Especially in this pandemic. Coach Buda, di ba yung name mo is Leticia? Hindi, Buda nga. Leticia. Pero bakit ka tinatawag daw na Scarlet? Yun ang pangalan ko. First, Scarlet Leticia. Yun pala yun. Pinapatanong ni Coach Ake. Oh, pero kasi sa passport ko, that was my baptismal. Kasi sa, ang tatay ko, ang story niyan, ang tatay ko, nagkamali. Kasi nagkamali siya ng sa baptismal. So, nakalagay Scarlet Leticia, but actually it's Leticia Bautista lang. So, yun yung sa birth certificate ko. Oh. So, iba yung baptismal, iba yung birth certificate. Okay. Grabe pala yung pangalan mo, Coach. Mahaba, no? Napakaganda. Sexy. But anyways, Coach Buda, thank you very much. It's an honor to have you in our show. Hindi pa nasagot, Mike, ha? Ha? Yung question, sinong nagpapatibok ng puso ni Coach Buda, di ba? Oo nga. Hindi pa niya sinasagot. Ah pala, sorry. Ano ba yan? Inaabangan ni Coach Buda yun eh. Choppy ba ulit? Nawala na siya.
Coach Buda, baka kahit ano lang, acronym. Ay, acronym. Ano lang. First letter. Coach Buda, mayroon binanggit sa si Coach Joe eh. Coach Ayun. Si Coach Laglagan. Joe. Ano to? May binanggit si Coach Joe, Lorraine, about sa... Laglagan ba to? Buti na lang, ha? Laglagan ba to? Oh, hinanap niya ngayon kung nag-message sa kanya si Coach Joe, oh. Hindi ako ilalagnag doon, no? Ako na lang mag, ano, sa mga friends po ni Coach Buda, sorry po, ha, baka, ano, galit na galit kayo sa amin. Ganito lang po kami, kinukulit namin, lalo na ngayon, pandemic nga, di ba? Parang, kasi kwentuhan, kamustahan, so syempre, hindi puro problema yung pinag-uusapan. So baka yung mga Buda fans dyan, galit na galit kay Coach Mike at Aris. Baka ibabash nyo kami mamaya. Ang Buda fans ano nito, ang pamilya ko. Baka ibabash nyo kami. So, hindi po yung, showbiz to. Yung biruan lang po namin yun, ha, sa family ni Coach Buda. Ha, biru lang po. Opo, opo. Walang problema. Mahal na, alam naman nila yun. Mahal na mahal po namin yan si Coach Buda. Idol ko po yan. Yan. Gusto ko kay Coach Mike. Siya yung nagtaguyod ng women's. Kung baga, boom! Inano niya. Coach Buda. Hindi, Coach Buda. Ipadala mo na yung sa SEA Games, ha? Dumating na. Alin? Coach Mike, ikaw ang manlibre. Dumating na. Oh, yan ha. Ang dami niyong... Ikaw ang tiba-tiba, eh. Ikaw ang panalo. Coach Buds, alam ko, medyo nag-exceed na kami, ano, sa, ano, eh, syempre, mangingilan lang yung opportunity para matanong ka tapos ma-share mo ito kasi pagbalik na naman ng football hindi ka na mahagilap. Busy-busy ka na sa school, busy-busy ka sa coaching, sa courses and international attachment. Kaya pasensya na. Magsa-sum up kami. Siguro mas maganda na andiyan ka, baka madagdagan mo ano? Coach Aris, Coach Buda. Coach. Bago namin bago tayo magpaalam sa isa't isa, bibigyan ka pa ulit namin ng opportunity na batiin ulit yung mga nanonood sa iyo. Kasi ang dami nila eh. Yun. Nandiyan pa rin sila. Talagang inaabangan yung sagot mo. Sinong nagpapatibok? Go Coach Buda. Ano, sorry Coach. Chappy. Sum up ka, sum up. Talagang, batiin mo yung mga ano, shout out ka coach sa mga nanonood ngayon, marami pa. So, lahat ng nanonood, sana may natutunan kayo, may nakuha kayong mga katulong sa inyo no sa mga coaches. So sana itong kwentuhan na to is ano, naging informative. So sana nakatulong ako no. May natutunan kayo. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, especially yung aking family, will always be there, no? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa football, no? Sa mga sumusuporta sa football, continue supporting football. Never stop. Kumbaga, don't get frustrated. I mean, yung mga taong nag-i-invest o yung kumbaga, if you're expecting na you will get your investment, medyo matagal pa yan. Pero sana you will continue supporting the program ng football. So, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa na in-invite niyo ako. I'm happy to be here. Pinatawa niyo ako. Actually, talagang kumakit yung ano ko eh. Gusto niyo talagang ano eh, no? May chance ka pa, coach, para banggitin yung pangalan, ha? May chance pa. Coach Buda, alam mo bakit namin ini-insist? Kasi alam namin, pag nagmahal ka, iba ka eh. Yun! Hindi. Lahat tayo pag nagmahal, iba talaga. Di ba? Yun. Bigay lahat yan. So,
Like I ito said. Ito na. Share na. Share. Our visa merong ano, unique tayo pag nagmahal. Okay? Yun. Kaya so, nakikinig yung kaibigan ko si Coach Noel Marcaida, iba talaga magmahal din niya eh. Ay, oo. Sabi niya, alam ko na. Naglagan na to ah. Alam mo nung player ako, nung nag, ano, Coach Joel, I think lahat daw ng football players, o lahat ng nasa football, iba daw magmahal. Yun! Pati si Coach Alvin Ocampo, iba rin daw magmahal si Coach Alvin Ocampo. Nanonood din yan ngayon eh. Iba, hi Coach Alvin. Iba kasi magmahal yan si Coach Alvin Ocampo eh. So, oo naman. O di ba okay ba yung shoutout ko? Hindi halata? Oo. Yun. Okay. Talagang matindi si Coach Buda magtago ng ano. Ayaw niyang maging one public. One state of August ka naman. Okay. So, yung mga humabol dito, banggitin ko Coach Buds, ano, bago ka magpahinga sa Aris TV. Reynaldo Batang Pangilinan, good evening Coach Buda. Si Coach Zeus Fabruada, good evening Coach Buds. Ito si Yami Merlin. Sabi niya, too personal, coach. Ito, si Coach Dan. Coach Dan Padernal. Oh, Coach Dan. Nagre-ready. Oh, malapit Dan. Na siya sa linggo. Sa linggo. Ha? Nakikinig. Sa Sunday. Kamusta? Nakikinig. Inaabang ang banat. Coach Jerwin Bellina. Kumakaway ulit dito. Si Coach Joy Del Valle. Ang dami niyang sinabi. Correct ka dyan. Si Coach Kim. Okay, and the others, Coach Mike sa Coach Mike TV naman. Dito naman sa Coach Mike TV, nandiyan si Ma Rizaline Fernandez. So, naging student mo ata to, Coach Buda. Yeah. Yeah. Oo. Maria, ano, pen ni Emil, poging Emil. Yeah. Estudyante ko, yeah, sa C. Yan, sa C, yan. Tapos si Kara Alinsug, yan, taga Baguio. Coach yun, player. Oh, yan. Yan. Tapos si Poging Zeus Mabruada. Si Zeus? Zeus. Kapatid, si Abel. Kapatid ni Abel. Kapatid ni Abel. Ah, talaga? Yan. Tapos pero mas Pogi yan. si May Castelo nanonood din. Hi Coach Boots. Nice to see ano? You. Wala taga you, ano yan? FPU. Yes, FPU. Yes, FPU. Tapos si Coach Alvin Ocampo. Hi Coach Buda, sabi niya. Tapos, hi Coach. Nandiyan din pala si Mia Montaire. Hello Mia. Hello. Tapos, uy. Siyempre, yung poging si Carl Tan. Yan. Magaling magtago si coach. Naturuan ng gusto. Ayan ang sabi niya. No, ibang klase. Sino kaya nagturo, Coach Carl? Sino kaya, Carl? Kasi alam okay ko, na? Ano eh. Football eh. Masyadong, ibang... Yung pala, talaga, ano to, talk show to for personal, ano eh. Football eh, no? Ini-test namin. Hinihintay ko pa naman yung matitindi yung tanong eh. Tungkol sa yun! hindi siya, ano, hindi siya bumigay. Coach Buda, actually, is nire-reserve namin yun sa part 2. No? Alam yun. Ko, babalik ka pa eh. No? Napahawak sa ulo. Part 2 pa? Napahawak sa ulo si Coach Buda. Hindi, kinukumusta ka lang naman talaga namin. Gusto ka namin kumustahin kasi alam namin na no, na lagi mo lang niyayakap yung aso mo eh. Hindi ko na nga pinos eh. Binuro ko na. No, yung aso mo na niyayakap mo eh. Saka, marami ako nun. Saka yung aso mo na kasama mo habang nag-lalaptop ka, di ba? Yun. Yung aso mo. Alam ko, dog lover ka eh. Yun ba yung dinilit mo, Mike, na picture? No, binuro ko na lang kasi... marami yun. Hindi lang naman yun. Yun. So, Coach Buda... maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Ang dami na namang natutunan ang mga coaches, players natin, nakilala ka lalo. So, ganito sana na-appreciate nila ito. Pero, yun nga, pasensya na sa mga ano, makukulit kami. Si Mike kasi ang kulit. Ako, mabait talaga ako. I'm happy so, to be here. Napatawan niyo ako eh. Yun naman yung importante sa panahon ngayon. Dapat good vibes, di ba? Kailangan so, natin yun eh, Coach Aris, Coach Buda. Alam mo naman na yung mental aspect din ng buhay, di ba?
sobrang negative yes. sa labas, 'di ba? Yung mga nangyayari ngayon, pag pinanood mo yung news, puro pagtaas eh. Pagtaas ng COVID, hindi yung pagtaas ng sweldo eh. Alam mo 'yon? Kailan kaya tataas ang sweldo sa Pilipinas? Wala nga sweldo ngayon, 'di ba? Ayun nga pala, wala. Nga eh. Kaya dito na lang tayo. Ito na yung bayad natin. De, okay lang yun. So, papasaya natin si Coach Buda, pati yung mga nanonood ng mga viewers sa Football Life. Paminsan, yes. medyo kwela, pero alam niyo naman na football pa rin ang pinag-uusapan natin. At open naman po kami na lahat ng mga suggestions nyo, ibato nyo lang dun sa Football Life na nagko-comment. As much as possible, we wanted to read lahat, but siyempre, depende rin po yun sa flow ng usapan. But sinasagot naman po namin yung mga questions ninyo as the best na kaya namin. So I think na sagot din ni Coach Buda yung mga gusto ninyo. May isa lang naman siyang hindi nasagot. No? So, ano yun? Siguro sa part 2 din namin pipilitin masagot niya yung mga... Masyado pa! Masyado... Pero yun... si ano... May humabol ulit? Si... although na-mention ko na pala si Ching, si Carissa. Na-mention ko ba si Cars? Hindi, ngayon lang. Humabol pala si... Cars, si... Si Ate Amelia. Sherdol Bayona. Sherdol Bayona, tumatawa. Coach Ben Paruganan, nasa Ilocos to. Ayun, nakalimutan ko lang. Good evening. May humabol din pala to si, ano, si at Amelia... Amelia De Guzman, public school teacher to sa Marikina. Nanonood parati to, no? Sabi niya sa akin, ang dami daw niya natutunan sa'yo na pwede niya i-share sa mga coaches niya. Maraming salamat. Ayun, sana po. Umabol si Coach Marijen. Hello, Coach Marijen. Watching ng replay, may ginawa kasi. Kulit niyo dalawa, Coach Aris, Coach Mike. Sabi niya, iba talaga si Lola. Yun. Salamat. Ayun. Okay, Coach Boots, maraming salamat. Salamat. Actually, pwede ka nang mag-rest. Sum up lang kami na tatakot kami na kaharap ka pag nag-summary kami. So, bye Coach Buda. Bye Coach. Maraming salamat. Thank you very much and idol ka talaga. Legend ka talaga. Yung SB, follow na lang yung SB ah. Ano yung SB? Saka na. Sama. SB Sabaw? Ang galing mo. Ang galing mo. O, Coach Buda, mag-leave ka na kasi magpapanggit kami ng mga pangalan dito na ayaw naming marinig mo. Okay. Stay healthy. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, bro. Thank you, Coach. Stay safe ka. Ingat. Likewise. Oh, Coach Mike, start na. Ayun. So, Coach Aris, ang dami ko na namang natutunan dito sa guest natin na si Coach Buda, no? Coming all the way na nag-start siya mag-football. No? Very late na nag-start itong coach na ito. No, so sa lahat ng mga nakikinig na viewers, possible pala na ang isang football player mag-start ng late na at tapos nag-emerge pa rin siya na maging top player eventually. No, kasi nagsimula siya on the latter part of high school, no? Papasok na siya ng college. Tama ba, Coach Aris? So yun yung status na sitwasyon ni Coach Buda. But yung ginawa niyang yun, siguro parang si Coach Noel medyo mga bandang grade, sabi niya, mga 6, 7 year, mga grade 6 ata or first year high school. Ito naman, nasa bandang later part na ng high school. No? Yung athleticism nitong taong to, yun yung nag-brought sa kanya from playing football. No? Sabi nga niya, yung sport na nilaruan niya, hindi naman talaga football. Naglalaro lang siya ng basketball, no? Hindi formal training, pero kung ano-anong sport ang sinubukan ni Coach Buda. And eventually, nung nakapasok siya sa PUP under Coach Plagata, no? Kasi itong coach na to, na si Coach Plagata, is
ina-identify niya yung mga tao na may potential pagdating sa sport, no? So nakitaan niya ng potential to si Coach Buda at hindi siya nagkamali. Kasi itong coach na to ay nagbigay ng magandang performance sa team niya sa PUP. Kasi naririnig ko to, yung isang mentor ko na si Coach Rick is taga PUP rin to, na talagang nagpo-produce ng mga magagaling na players that time, no? Walang nakakatalo sa kanila sa PUP pagdating sa football, no? Nakakapag-produce din sila ng mga magagaling na mga teachers, no? Kasi kilala yung school nila pagdating sa education. So since si Coach Buda is kinuha niya yung education sa PE, nagamit niya yung pag-education na units niya na maging magaling din na football player. Kasi nakinig siya kay Coach Plagata, nag-extra workout siya, nag-training siya ng maigi, and nakapasok sa national team, no, Coach Aris. Itong opportunity na nakapasok sa national team, ito na yung turning point ng career ni Coach Buda. Kasi nagkaroon na siya ng mga maraming experiences, maglaro locally and abroad. Tapos, yung ginawa niya na makapagbigay ng karangalan sa ating bansa is a malaking opportunity for Coach Buda to share to all of us. So, yung opportunity na binigay ni Coach Plagata sa kanya na natutunan niya, eh, ipinasok naman niya sa coaching, no? Na itutuloy naman ng aking partner na si Coach Aris. Yun. So, sa coaching, ano, gusto kong i-highlight yung minention niya na communication, kasi medyo napansin ko nung yung tinanong ko nung SEA Games regarding sa tampo. Sabihin na natin tampo, ayaw nating pa ano-ano, pero alam natin na medyo nagtampo si Coach Buda kay Coach Maro. Although matagal na to, pero let's move on na ano, para matuto tayo. Kasi yung mga coaches dyan or players, tignan natin. Natanggap naman niya, pero yun nga, medyo kulang kasi hindi na-explain sa kanya. Hindi talaga niya naintindihan. Pero eventually, nung naging coach na siya mismo, dun niya na-gets. And then, ang maganda nga dun, ginawa niyang hugot, ano? Hinugot niya yung experience na yon, ginamit niya. Kaya nga siya naging successful later on, kasi yun, very important. Key talaga yung communication, hindi lang per se na salita, di ba? Pero dapat yung nagkakaintindihan talaga doon sa loob na bakit ka ganito, bakit ganon. Hindi lang doon sa game plan yung communication, pati na rin sa emosyon, pati na rin sa direction ng team. Okay? And medyo gusto ko ring i-highlight ano yung pumunta tayo doon sa philosophy. Okay? Kasi medyo doon rin ako na ano na I think yun yung isang factor ano kaya hindi tayo ano hindi rin tayo mabilis mag-move on kasi iba-iba. Kada palit ng coach, kada palit ng team manager, kada palit ng officers sa taas, naiiba. Pero kung meron tayong iisang philosophy, iisang vision, kumbaga, kahit sinong umupo dyan, kahit sinong coach, ako nagkasakit, pinasa ko sa assistant ko, yung player ko, kumbaga, meron tayong iisang guide. Di ba? Parang yun na yung ano natin, yun na yung sinusunod natin. Para when we correct, when we check, let's say, SEA Games, lagi nating tinatanong, iba-ibang opinion. Pero kung meron tayong philosophy, vision, iisa yung direction natin, chine-check natin, hindi siya nagja-jive. Kumbaga may guide tayo. Di ba? Kasi laging niluluto natin yung head coach, niluluto natin yung coaching staff, biniblame natin yung office, biniblame natin yung kahit sinong tinuturo natin. Pero kung may philosophy tayo na klarong-klaro, ulitin ko, ito yung pagkakaintindi ko, lahat ng courses, sumali na ako. Pero ang alam ko, ang philosophy natin is play to win with dynamic football. Pag sinabing dynamic, yun yung keyword, ha? Dynamic. Dynamic. Yung win kasi very clear sa atin yan. Ibigay natin lahat. Pero yung dynamic football,
Simple lang yan. We go direct or we go possession, di ba? Yes. Alam naman natin yon. And doon natin paikutin. And yung coaching natin sa grassroots, nakalink dapat yan. Yung coaching natin sa youth program, nakalink yan. Doon sa taas, nakalink. Which is, aminin natin, hindi ganun. Pero, it takes time nga eh. It takes time. Outside the pitch, yun yung issue rin. Di ba? Si Coach Buda mismo nag-share, naapektuhan yung direction niya as instructor, as national coach, kasi yung bread and butter niya nadadamay. So, yun yung mga sacrifices natin. Di ba? Pero kung klarong-klaro sa atin, kahit mawala ka, pero yung susunod is alam niya yung philosophy, alam niya yung vision natin, which is to join the World Cup. Di ba? Simple lang. Yung Pinoy nasa World Cup, pinapanood natin. Yun lang yun. Di ba? Basic na yung Asian Cup. Basic na yung SEA Games. Andun na tayo and alam natin yan. Kung yun, lahat tayo naiintindihan, nasa kukote, kahit mag-away-away tayo, iisa lang yung philosophy natin, everything is in the right track. Di ba? Pag alis, kahit wala na tayo dito, yes, kahit English pa yung podcast, kahit Tagalog, kahit Bisaya, kung meron nga dun sa South na gumawa ng ganito rin, Facebook, ano, usapan na Bisaya or Ilonggo, di ba? Mas maganda kung sino man kayo na nanonood na ano, please, we encourage na lahat tayo pinag-uusapan is football. Lahat tayo nag-aaway sa football, di ba? So maganda yon. Para kahit, ano, kahit walang tulugan. Coach Mike. Maganda yung idea no na binanggit mo kasi sabi nga natin no, pangarap natin 'yan Coach Aris no. Kaya natin ginagawa 'to aside sa kinukumusta natin lahat itong mga coaches at mga players no. Kung sabi ko nga eh sabi mo nga kanina kung pupwede lang na hindi tayo magpahinga para lang ma-share sa kanila at maintindihan nila kung ano yung objective natin no. Syempre pandemic, maraming pinagdadaanan yung mga coaches pati yung mga players. We also wanted to reach out no and voice out lahat yung mga nangyayari ngayong reality no. We are here dito sa podcast na to para sa mga lahat ng nanonood ng Football Life na you have to understand that we are going upwards no. We don't want to pull anybody down. Okay, yan Coach Mike, humuhugot ka na naman si Coach Buda. Hindi niya sinagot. May hula ka ba kung sino yung ano na tanong natin? Sinong nagpapatibok ng puso niya? Ang hirap. Ay hirap eh. Kaso dapat kasi sa kanya nang gagawin. Ako alam ko. Sino? Hindi mo ba napansin nung minensyon ko yung pangalan ni Coach Maro, biglang nataranta siya? Di ba? Siyempre. Yun. So... alam natin yon. Iba ang connection ni Coach Buda at saka ni Coach Maro. Alam mo naman yan. Yes. So, ano? Tulog na. So, para po sa lahat na nanonood ng Football Life, thank you very much. Huwag niyo pong kalimutan yung replay. Nandiyan po sa Coach Mike TV at saka Aris TV. Okay? Huwag na kayong mag-subscribe, please. Ayaw na naming madagdagan yung subscription. Manood lang kayo, makibalitaktakan. Okay. Mas mahalaga na yun, di ba? Manood lang kayo dun sa show, okay, para makita nyo kung ano yung mga napag-usapan. Tapos dun sa comments below, pwede nyo palang i-comment kung ano yung mga suggestions nyo. No? Kung meron kayong nakikita na I think pwede pa to, pwede nyo i-comment dun sa YouTube. No? Pwede nyo i-comment sa amin para mabasa namin at kung paano pa namin i-improve yung show. Alright? So, nandyan po yung mga videos sa Coach Mike TV at saka Aris TV, panoorin nyo lang po dyan yung mga replays. Okay? So, pero under po siya ng Football Life, okay, na ginagawa natin. So, nagpapasalamat nga pala ako sa Decathlon Alabang na patuloy na tumutulong sa Football Life. Nandyan din yung Ludi's Peanut Butter. Pag mahilig kayo sa peanut butter, napakamura. Tapos, grabe. Nandyan din yung Mountain Arrow. Pag gusto nyo mag-hiking at pumunta ng Baguio kay Coach Aris, magagamit yun yung slippers na yan. Tapos pag gusto nyo naman ng pomade, nandyan yung Mr. Crown. Okay?